Nagmula ako sa pamilya ng De La Cruz na kung tawagin ng mga albularyo ay angka ng mga antingero. Ang sabi ng ibang taong lubos na nakakakilala sa angka namin ay isinilang daw kami sa mundong ito para pumagitna sa mga tao at naiibang mga nilalang. Patago naming nilalabanan at pinapaslang ang mga aswang. Pilit naming pinipigil ang malantad sa publiko ang madilim na katotohanan na sa mundong ito, hindi lang mga tao at hayop ang nabubuhay, kundi meron din mga kakaibang nilalang na lubang mas mapanganib na kasama natin sa kahit saan lugar dito sa mundo. Ang lahat ng miyembro ng angka namin ay may kanya-kanyang kapangyarihan na panlaban sa masasamang elemento. Lahat kami ay nagtataglay ng kanya-kanyang anting-anting. Yung iba ay kusa naming nakuha ayon na rin sa turo ni Lolo. Ang iba naman ay galing mismo sa kanya na ipinamana niya sa amin. Sisimulan ko ang istorya sa aking abuelong si Lolo Paeng na siyang pinag-ugatan ng lahat ng kakaibang meron sa pamilya namin. 80 taon na ang nakakaraan. 20 anyos pa lang nun si Lolo Paeng. Isa siyang magbubukid noon sa isang hindi kilalang baryo na iba na ang pangalan ngayon. Simple lang naman ang pamumuhay nila noon. Trabahong bukid ang nakalakihan nila. Pagsasaka ng nyug at pagtatanim ng palay. Malawak ang taniman nila ng palay at nyug. Kung kaya't kapag sinuwerte sa ani, ay medyo malaki-laki ang kinikita ng pamilya. Panganay si Lolo Paeng. At may isa siyang nakababatang kapatid na lalaki. Si Jayco, na 12 taong gulang. Sobrang malapit sila sa isa't isa, pero ang turingan nila ay para lang magkabarkada. Madalas silang tumatambay sa tabing ilog kapag hapon matapos ang kanilang gawain sa bukid. Sa tuwing tatambay sila doon, ay palaging bukang bibig sa kanya ng kanyang kapatid na kapag yumaman daw ito, ay ipagtatayo nito ng mansyon ng mga magulang nila. At bibigyan naman siya dito ng maraming pera. Pangisi lang ang nagagawa niya sa tuwing ikikwento ng kapatid ang tungkol sa pangarap dito. Naiinis naman ito dahil parang nakaka-insulto raw ang ngiti niya. Parang hindi raw siya naniniwalang yayaman ito balang araw. Pero syempre, naniniwala naman siyang makakamit ng kapatid ang lahat ng pangarap nito pagdating ng araw dahil na rin sa kasipagan nito. At ngayon pa lang ay binibigay na niya rito ang suporta niya na parang basbas na isang pari sa simbahan. Isang gabi habang mahimbing na natutulog si Lolo Paeng ay bigla na lang siyang nanaginip ng masama. Naglalakad daw siya sa gitna ng daan sa kanilang baryo habang kabilugan ng buwan. Wala siyang ibang naririnig kundi ang mga alulong ng mga aso na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Napatigil siya sa paglalakad nang makakita siya sa unahan ng isang babaeng gumagapang sa gitna ng daan. Mga ilang sandali pa ay biglang nagsulputan sa itaas niya ang napakaraming paniki. Nang muli niyang ibalik ang tingin sa babae ay nagkaroon na ito ng mga kasama. Nakaitim silang lahat. Parang isang pamilya, isang Ginoo, isang ginang, yung babaeng gumagapang, isang batang lalaki, at isang binatang kaedad lang niya. Mga ilang sandali pa, ay may mga itim na asong may pulang mga mata ang lumitaw sa magkabilang tabi niya. Dahan-dahang lumalapit ang mga ito sa kanya hanggang sa napatakbo na lang siya papauwi sa kanilang bahay. Napakabilis ng mga itim na asong iyon na tila mga halimaw. Wala pa siyang ideya noon tungkol sa mga aswang, kaya hindi niya matukoy kung ano sila. Halimaw ang tanging paglalarawan niya sa kanila. At nang mapadaan siya sa ilog na madalas nilang tambayan ng kapatid niya, ay napatigil siya dahil sa putulang tulay. Hindi niya alam kung paano siya makakatawid sa kabila kung saan naroon ang kanilang bahay. Hanggang sa maisip niya na tumalon na lang sa malalim na ilog kaysa naman maabutan at malapa siya ng mga itim na aso na humahabol sa kanya. At hindi na nga siya sinundan pa ng mga aso.
mga ilang sandali pa ay tila bumibigat ang katawan niya na kahit anong gawin niyang pag-ahon ay lalo lamang siyang lumulubog. Unti-unti rin siyang nauubusan ng hangin hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Nang magising siya ay nasa loob na siya ng isang makitid na kuweba kung saan hindi siya pwedeng makatayo. Tanging pagdapa lang ang nagawa niya. Tinahak niya ang unahang parte upang humanap ng daan papalabas. Ngunit sa halip na daan papalabas ay iba ang natagpuan niya. Nakakita siya ng isang maliit na espasyo na may altar na hindi niya maisip kung gawa ba iyon ng isang bata. Napakaliit lang kasi nito. Malaki pa siya sa altar kung tutuusin. Sa gitna naman ng altar ay may isang librong kasing liit lang na silid ng posporo. Nakabuklat ang libro at umiilaw ang mga salita nito. Kakaiba rin ang mga titik na parang mga simbolo. Dahan-dahan niya itong kinuha at nang mahawakan niya ito ay bigla na lamang siyang nagising. Nung una ay wala siyang kaalam-alam kung ano ba yung napanaginipan niya. Ngunit na ulit iyon ng ilang beses na parang ang nagiging dating sa kanya ay isang babala. Babala na hindi niya matukoy kung ano at kung para saan. Nang minsan siyang mapatambay sa ilog, ay bigla niyang naalala ang panaginip niya. Ang tungkol sa maliit na librong umiilaw ang mga simbolong titik. Napatingin siya sa ilog. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay may kung anong pwersang naguudyok sa kanyang sumisid. At ginawa na nga niya. Nagtungo siya sa malalim na parte. Matagal na silang tumatambay at naliligo sa ilog na yun. Pero ngayon niya lang sinubukang magtungo sa malalim na parte nito. Nagulat siya nang makakita siya ng maliit na butas sa ilalim na parang kuweba. Kaya muli siyang pumaibabaw upang humigop na maraming hangin at saka muling sumisid at sumuong na sa maliit na butas. Nang makapasok siya sa loob nito, ay himala namang nawala na ang tubig na parabang may kung anong pumipigil sa tubig na makapasok sa loob ng butas. Agad na siyang gumapang upang puntahan ang pinakadulo ng butas. Nararamdaman na rin niya ang unti-unting pagsisikip ng daan. Pero pinilit pa rin niyang makarating sa dulo. Hanggang sa matanaw na niya ang dulo ng kuweba. Pagdating doon, ay tumambad sa kanya ang isang may kaluwagan na espasyo kung saan magkakasya siya kahit umupo pa siya. Meron ding maliit na altar doon. At katulad nga ng nasa panaginip niya, kaagad siyang napatitig sa maliit na libro na kasinlaki lamang na silid ng posporo. Kinuha niya ito at binuklat. Nakakita siya ng kakaibang mga titik na parang simbolo na hindi niya maintindihan. Hanggang sa nagulat na lang siya nang mapansin niyang unti-unti nang pumapasok ang tubig sa loob. Tiyak na malulunod siya doon kapag napuno iyon ng tubig. Kailangan niya nang makaalis. Dali-dali na siyang gumapang papalabas. Laking gulat niya nang makaahon na siya sa malalim na ilog dahil takip-silim na pala. Pero imposible iyon. Umaga pa lang na sumisid siya kanina at ilang minuto pa lang ang nakakalipas mula nang lumusong siya sa ilalim ng tubig. Ngunit nang makaahon siya ngayon ay papagabi na. Para bang kay bagal ng pagdaloy ng oras sa ilalim. Napatingin din siya sa maliit na libro. Ni hindi man lang ito nabasa ng tubig. Sobrang kakaiba nito. Hating gabi na noon, subalit gising pa rin si Lolo Paeng. Isa-isa niyang tinitignan ng bawat pahina ng maliit na libro. Pero wala talaga siyang maintindihan sa mga nakasulat dito. Hanggang sa kusa na lang gumalaw ang mga pahina nito at bumalik sa pinakaunang pahina. Umilaw ang mga nakasulat doon at isa-isa rin nagsigalawan ng mga titik na parang simbolo. Hanggang sa unti-unting iguhit ng mga nakasulat doon ang anyo ng isang nilalang. Isa yung duwende
na bigla na lang lumabas mula sa pahina at naging totoo. Napaatras siya sa kinauupuan niya nang dahil sa pagkagulat. Hindi siya makapaniwalang may maliit na nilalang na nakaberding kasuotan ang nakaupo sa ibabaw ng pahina ng maliit na libro. "Kamusta, Paeng?" Nakangiting sabi nito. "Mabuti naman at hindi mo sinalungat ang panaginip mo." Naniniwala si Lolo Paeng sa mga engkanto dahil na rin sa mga sabi-sabi ng mga matatanda. Alam niya rin ang tungkol sa duwende dahil minsan na rin itong nabanggit noon ng kanyang itay. Kaya alam niya kung anong nilalang ang nasa harap niya ngayon. "Isa kang duwende?" tanong niya kahit alam niya ang sagot. "Ganun na!" sabi nito. "Pero di ako basta ordinaryong duwende lang. Dahil ako mismo ang bantay ng Biblia ng mga duwende." Hindi makapaniwala si Lolo Paeng na may Biblia rin pala ang mga duwende. At iyon ay ang librong nakuha niya sa ilalim ng ilog. Sinabi ng duwende sa kanya na nangangalang Berde na nakatala sa librong iyon ang lahat ng klase ng nilalang na naninirahan sa mundong ito kasama ng mga tao. Nakalagay din doon ang iba't ibang paraan na maaaring pagkunan ng tao ng kapangyarihan. Ayon pa sa duwende, ay tuturuan din daw siya nito kung papaano magbasa ng salita ng mga engkanto upang magawa niyang maintindihan ang lahat na nakasulat sa librong iyon. Ngunit may kaakibat na mabigat na responsibilidad ang pagmamay-ari niya sa librong iyon. Kailangan niyang protektahan ang mga tao laban sa mga aswang at iba pang masasamang elemento. Doon palang nalaman ni Lolo Paeng ang tungkol sa mga aswang. Sila yung mga nilalang na nasa panaginip niya. At ang pamilyang nakita niya roon ay ang nakakataas sa mga aswang. Hindi raw sila madaling banggain dahil lubha sila makapangyarihan kung kaya't kailangan niya sumailalim sa pagsasanay ng duwende. Ngunit matapos sa mga nalaman niya ay tumanggi siya. Kahit na magkakaroon siya ng malakas na kapangyarihan, ay mas pinili pa rin niyang tanggihan ang kapangyarihan inaalok ng duwende sa kanya. Ayaw niya kasing maging tagapagdiktas. Ang gusto niya lang ay isang normal na buhay. Sapat na sa kanya ang maghahapong trabaho sa bukid at tulungan ng mga kapatid na tuparin ang mga pangarap nito sa buhay. "Pero ang panahon na mismo ang pumili sa iyo na mangalagaan ang Biblia ng mga duwende. Sa ayaw at sa gusto mo, wala ka nang magagawa kundi ang sundin ang kapalaran mo. Mabuting tao ka, kaya ikaw ang napili ng Biblia na labanan sila. Kapag hindi ka nagmadali, maraming mapapahamak, Paeng. Hintay mo pa bang pati ang mahal mo sa buhay ay madamay?" Pero sa kabila noon ay isinawalang bahala ni Lolo Paeng ang lahat. Itinapon niya rin ang libro pabalik sa malalim na ilog kung saan niya ito nakuha. Ngunit tila tama ang duwende. Hindi nga niya matatakasan ang kapalaran niya. Kahit anong gawin niya kasi, ay muling bumabalik sa kanya ang libro. Ilang beses niya itong tinapon sa malayo. Pero pag uwi niya, ay naroroon ito sa ibabaw ng kanyang mesa. Sinubukan niya rin itong sunugin. Subalit maging ang apoy, ay walang talab dito. Kaya ang ginawa niya, ay hinayaan na lamang niya ang libro sa kanyang silid at hindi niya na ito muling binuklat pa. Nagpatuloy lang siya sa normal niyang buhay. Hanggang isang gabi ay sinalakay ng mga aswang ang kanilang baryo. Halos kalahati ng mamamayan nito ang namatay, kabilang na roon ang mga magulang at kapatid niya. Hindi niya matanggap ang pagkamatay ng mga ito, lalo na ang kapatid niya si Diego. "Kung maaga mo lang tinanggap ang kapangyarihan ng libro, buhay pa sana sila ngayon," sabi ng duwending si Berde na biglang sumulpot sa harap niya. "Ngayong wala na sila, mas may dahilan ako para mas lalong tanggihan ang kapangyarihan na yan," sabi ni Lolo Paeng. "Pero hindi yun ang nararamdaman ko sa'yo. Nakikita ko sa mga mata mo na gusto mong magiganti. Hindi ko alam kung tama bang gamitin ang puot mo para lang tanggapin mo ang kapangyarihan.
Pero kung yun lang ang paraan para sa kaligtasan ng mas nakakarami, padadaliin ko lahat para sa'yo. Sabi naman ni Berde. Sa pagkakataong iyon, ay wala nang nagawa pa si Lolo Paing kung hindi ang tanggapin na lang ang kanyang kapalaran. Kasalanan niya rin kasi ang lahat. Kung mas maaga niya sanang tinanggap ang kapangyarihang inaalok ng duwende sa kanya, ay nagawa sana niyang maprotektahan ang pamilya niya. Siguro ay buhay pa sana sila hanggang ngayon. Nagsanay siya sa ilalim ng pagtuturo ni Berde. Tatlong araw at tatlong gabi siyang hindi kumain. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang sumailalim sa matinding konsentrasyon at gawin ang dasal na itinuro sa kanya ng duwende. Unti-unting naglaho ang amoy niya. Ang pawis na lumalabas sa kanyang buong katawan ay mistula ng tubig na walang anumang amoy at lasa. Unti-unti rin lumakas ang pakiramdam niya at tila ba naging kaisa niya ang kalikasan. Dahil nararamdaman at naririnig niya maging ang pagbagsak ng mga dahon sa lupa. Matapos ang tatlong araw ay dinalan siya ni Berde ng napakaraming pagkain. Inihaw na karne at isda. May mga tinapay din at prutas. Kumain daw siya ng pinakamaraming kaya niya para mabusog siya. At hindi na siya tumanggi pa. Halos maubos niya ang mga pagkain naroon dahil sa matinding gutom. Sa totoo lang, ay hindi naman siya nakadama ng gutom sa tatlong araw na pagsasanay niya. Pero matapos niyang makita ang mga pagkain, ay saka lamang siya nakadama ng sobrang pagkagutom. Nagulat din siya sa dami ng nakain niya. Hindi niya sukat akalaing nagawa niyang kumain ng ganong karami. Handa na rin siyang lumaban ngayon sa kahit na anong klaseng nilalang. Dumaloy na sa loob niya ang kapangyarihan ng Biblia. Pero kailangan niya pa rin mag-ingat dahil maaari pa rin siyang masugatan ng mga nilalang na kakalabanin niya. Hindi kasi sila pangkaraniwan. Pero ang maganda lang sa kapangyarihang meron siya ngayon ay hindi na nila siya basta-basta mapapatay. Nagkaroon na rin siya ng siyam na buhay na tulad ng sa pusa. At kapag naubos iyon, ay kasama niyang mamamatay si Berde at maglalaho rin ang Biblia ayon na rin sa duwende. Tanging pasasalamat na lang ang nasambit niya sa munting nilalang na naging kaibigan na rin niya. Nagsimula na ngang maghanap ng mga aswang si Lolo Paing. Inisa-isa niya ang mga aswang na sumasalakay sa kanilang baryo at mga karatig pang baryo. Nagulat din siya dahil yung mga itim na asong hindi niya nagawang matalo noon na pumatay sa mga magulang niya ay saglitan na lang sa kanya ngayon. Gamit ang itak niya na pinagtibay ng dasal na nagmula sa Biblia ng mga duwende, ay walang aswang ang makalapit at makagapi sa kanya. Pumatay siya ng ilang mga tiktik at inubos niya rin ang lahat ng manananggal na naninirahan sa mga kabundukan na malapit sa kanilang lugar. Basta bawat aswang na alam ng mga albularyo sa kanilang lugar ay sinasalakay niya ng mag-isa. Natatakot kasi ang mga albularyo na labanan ng mga ito nang dahil sa angka na namumuno sa mga aswang na mas nakakatakot pa kaysa sa mga ito. Ang pamilyang Garcia, ang angkan ng mga mangkukulam na aswang. Pero kahit na gaano pa sila kalakas, ay uubusin sila ni Lolo Paing. Ipinadama niya sa albularyong si Tasio na wala siyang anumang aswang na kinatatakutan. Kahit pa ang angkan ng mga mangkukulam na kinatatakutan ng mga albularyo. Hindi alam ni Tasio kung saan matatagpuan ang pamilyang iyon. Pero ayon dito, ay nasa tamang lugar siya dahil maraming aswang sa probinsya ng Capiz. Ang alam lang din ni Tasio na pwedeng makapagturo kay Lolo Paing kung saan matatagpuan ang lupain ng angka ng mangkukulam ay ang pamilya ng mga kubot na naninirahan sa kaloob-looban ng malawak na kagubatan ng probinsya. Pinag-iingat din siya ng albularyo dahil isa ang mga kubot sa makapangyarihan lahi ng mga aswang. May sariling buhay daw ang mga buhok nila at wala itong katapusan. Kahit gaano siya kalayo, basta natatanaw siya ng mga kubot, ay maaabot at maaabot siya ng mga buhok nila. Tinanong din niya ang albularyo kung bakit daw ito sobrang natatakot sa mga aswang na matataas ang kalibre. Samantalang
Nagtataglay naman ito ng pulang binhi ng saging at malakas ang anting-anting nito kung tutuusin. Kaagad naman sinabi ng albularyo sa kanya na natatakot ito hindi para sa sarili niya kundi para sa pamilya nito. Baka kasi ang mag-ina nito ang balikan ng mga aswang. Mula kasi nang mamatay ang pamilya niya ay naging bato na rin ang puso ni Lolo Paeng. Ang sarili niyang takot ay tila nabaon na sa limot. Tanging ang puot na nadarama niya para sa mga aswang ang nagbibigay ng tapang sa kanya at naguudyok na ubusin silang lahat. Wala siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa kanya sa gitna ng laban. Kung mamamatay man siya sa bandang huli, mas mabuti na rin siguro iyon para makapagpahinga na siya. Iyon na lang din kasi ang hinihintay niya upang makasama na niya ang pamilya niya sa kabilang buhay. Pero isa lang ang sisiguruhin niya. Kung mamamatay man siya, ay titiyakin niyang magsasama siya ng ilang mga aswang sa kanyang huling antungan. Pinasok na nga ni Lolo Paeng ang kaloob-looban ng gubat kung saan daw nakatira ang angka ng mga kubot. Masyado nang malayo ang nalakad niya. Subalit, wala pa rin siyang natatagpo ang bahay o anumang tirahan. Sandali rin siyang naupo sa malaking ugat ng isang puno upang makapagpahinga na muna. Isang mataas na bundok din kasi ang inakyat niya. At sa pakiramdam niya, ay malapit na siya sa tirahan ng mga kubot. Kailangan niyang bumawi ng lakas kahit papaano para sa oras na makaharap na niya sila ay sapat ang lakas niya upang magapi ang mga ito. Napabaling siya sa pinanggalingan niya at wala siyang ibang makita kundi ang makapal na hamog. Mga ilang sandali pa ay biglang may lumitaw na isang napakagandang babae mula sa hamog. Napakatamis ng ngiti nito sa kanya. Napakaamo ng mukha nito at kasimpulan ng dugo ang mga labi nito. Napakaganda ng hubog ng katawan nito at kasing kulay ng maaliwalap na ulap ang kasuotan nito. Meron itong puting bulaklak sa kabilang taenga. Pakiramdam niya ay unti-unti niyang nalilimutan ang kanyang pagod. Niayaw niya rin kumurap ang kanyang mga mata dahil nangangamba siya na baka sa isang kisap mata ay maglaho ang napakagandang dilag na nasa harapan niya. Kahit ngayon niya lang nakita ang dalaga, ay kilala niya ito. Minsan na rin kasi niyang nakita ang imahe nito sa panaginip. Nakilala niya rin ito sa pamamagitan ng Biblia ng mga duwende. Nakatalaro ng lahat tungkol sa dalagang nasa harapan niya. Talaga nga nakakabighani ang taglay na alindog ni Maria Makiling. Wala itong kasing ganda. Umupo ito sa tabi niya at inalok siya nito ng puwang sa puso nito. Kapag tinanggap niya ito sa buhay niya, ay maghahari daw siya sa malawak na lupain ng mga diwata. Ngunit tumanggi si Lolo Paeng sa pag-ibig ng diwata dahil hindi raw siya karapat dapat sa pagmamahal nito. Isa lamang kasi siyang hamak na magbubukid kumpara kay Maria Makiling na nasa kanya na ang lahat. Ang pagiging maginoon niya ang dahilan kung bakit kahit sa kauna-unahang pagkakataon na may tumanggi sa nakakamatay na pagmamahal ng diwatang si Maria Makiling, ay hindi man lang nito nagawang magalit sa kanya na para bang pagsubok lamang nito sa kanya ang lahat ng mga narinig niya at nakapasa siya. Binigyan din siya nito ng isang pulseras bilang regalo dahil sa lahat ng taong nagustuhan daw nito ay siya raw ang pinakaminahal nito. Habang buhay daw siyang magkakaroon ng puwang sa puso nito. Tinanggap niya ang pulseras at bilang paggalang sa isang prinsesa ng mga diwata ay binigyan niya ito ng maginoong halik sa kamay. Bago tuloy ang magpaalam sa isa't isa ay binigyan siya nito ng walang kasintamis na halik na pumawi sa gutom, uhaw at pagod niya. Ang bawat salitang sambitin ng diwatang si Maria Makiling ay lubhang nakakahalina. Pero dahil sa taglay ni Lolo Paeng ang kapangyarihan ng Biblia ng mga duwende, ay may sapat na kaalaman din siya sa lingwahe ng mga engkanto. Kung kaya't parang normal na tao lang nakausap niya ang dalaga. Niwalang talabang anuman sabihin at gawin ito sa kanya. Maging ang unang halik niya na ninakaw nito
mula sa babaeng mamahalin niya balang araw ay hindi nagawang mapabago ang isip niya. Patuloy lang siyang pinagmasdan ng diwata habang papaakyat siya ng bundok. Sinusulyap-sulyapan niya rin ito hanggang sa tuluyan na itong naglahaw sa isang kisap mata lang. Lumipas pa ang ilang minutong lakaran at sa wakas ay natanaw na rin sa di kalayuan ang tirahan ng pamilyang mga kubot. Takip-silim na nang marating ni Lolo Paeng ang tirahan ng mga kubot. Ilang bahay din iyon na magkakadikit sa gitna ng kagubatan malapit sa tuktok ng bundok. Parang isang compound ang nasaksihan niya at napakarami nila. Mga nasa 5 pamilya ang naroon. Iginala niya ang tingin sa buong paligid. Pinagmamasdan ng kapaligiran kung may iba pa bang aswang nang parating o gumagala-gala sa labas ng bakuran. Ayaw niya kasing may maging sagabal sa karumal-dumal na gagawin niya sa mga kubot. Ngunit wala naman siyang ibang napapansin na nasa labas. Mukhang nasa loob ng bakuran ng lahat. Agad siyang gumawa ng siga sa kinaroroonan niya. Hindi lang iyon basta siga. Dahil ang usok nito ay may mabahong amoy na pwedeng makaapekto sa pang-amoy ng aswang. Naglabas din siya ng tirador mula sa bag niya at ilang mga holin na siyang ibabala niya. Hindi basta mga holin iyon, dahil may kung anong mga simbolo ang nakamarka sa mga ito. Ibinabad din niya ang mga iyon sa langis na kung tawagin ay lana, na mistulang asido ang nagiging epekto sa sino mang aswang na matatapunan. Agad niyang inasinta ang isang babaeng kubot na nasa labas ng bahay. Tinamaan ito sa noo na naging dahilan ng bigla ang pagkamatay nito. Nasunog din ang katawan nito hanggang sa maging abo. Ganoon din ang nangyari sa iba pang aswang na nasa labas na tinamaan ang tirador niya. Nagulantang naman ang lahat ng kubot matapos makita ang isang kubot ang huling aswang na tinirador niya. Kaagad nitong ipinaalam sa lahat na may nakapasok daw sa kanilang lupain. Ngunit hindi pa nila matukoy kung nasaan si Lolo Paeng dahil hindi nila maamoy o maramdaman ito. Lumipat uli siya ng pwesto at tinirador niya ang isa pang kubot at tinamaan ito na dahilan ng pagkasawi nito. Palipat-lipat lang siya ng pwesto upang magawa niyang maasinta ang mga target niya. Ginamit niya ang mga puno sa paligid bilang taguan. Ngunit wala siyang kamalay-malay na meron palang isang babaeng kubot ang gumagapang sa lupa sa bandang likuran niya. Palapit ito sa kanya. Dahan-dahan din nagsitayuan ang mga buhok nito at lumapad iyon na parang naging isang napakalaking tela na sasaklob sa kanya. Ngunit nagawa niyang maputol ng itak niya ang buhok nito bago pa man siya nito masakloban. Binato niya rin ang itak ang kubot na iyon at tumusok sa dibdib nito ang itak na dahilan ng pagkasawi nito. Dali-dali naman niyang hinugot ang itak niya at naging dahilan din iyon upang makita siya ng iba pang mga kubot na nasa loob ng bakuran. Agad na nagsuguro ng mga ito upang paslangin siya. Subalit tumakbo siya patungo sa likod ng bahay. Hindi ganun kabilis ang mga kubot. Kung kaya't habang hinahabol ay sinusubukan din nilang pahabain ang kanilang mga buhok upang hulihin siya. Kumalat sa paligid ang buhok nila. Lahat ng espasyo sa pagitan ng mga puno ay napuno ng mga buhok nila. Tiyak na kamatayan ang magiging hatid sa sino mang mahuhuli ng mga ito. Hiniwa niya ng itak ang buhok ng isang kubot na malapit sa kanya at saka siya pumasok sa kanilang bakuran at nagtuloy-tuloy papasok sa loob ng bahay. Pagkapasok sa loob ay nakasalubong niya ang ilang mga kubot. Sinubukan siya ng mga ito na puluputan ang kanilang mga buhok. Subalit nagagawa niyang maputol iyon gamit ang kanyang itak. Sinabuyan niya rin ng lana ang mga ito na siyang nagpahina sa kanila at dali-dali niyang pinugutan ng mga ulo ang mga ito. Naglabas din siya ng bote na naglalaman ng gaas. Ikinalat niya ito sa paligid at saka sinindihan na dahilan ng pagliliyab ng bahay na unti-unting kumalat sa mga kalapit pang kwarto. Napailag naman siya sa buhok ng isang papalapit na kubot na mistulang mga patalim. Nabutas ang dingding na tinamaan ng kanilang matutulis na mga buhok
Muntik na siyang tamaan ang kanilang mga buhok. Buti na lamang at nakaiwas siya. Isa-isa niyang pinagpapapas lang ang lahat ng kubot na makakasalubong niya sa loob ng bahay. Wala siyang pinalalagpas. Mapamatandaman o batang kubot ay pinaslang niya. Para kasi sa kanya ay pare-pareho lang ang mga aswang. Wala silang karapatang mabuhay sa mundong ito dahil kadiliman lamang ang hatid nila sa mga tao. Ganun ang pananaw niya. Nang maubos niya ng lahat ang kubot sa loob, ay hinarap niya na ang ilang bang natitira sa labas. Pagdating niya sa labas, ay kaagad siyang inatake ng mga ito at nagawa naman niyang iwasan ang mga pag-atake nila. Hinawakan niya rin ang buhok ng isang kubot at ipinlupot sa kanyang kamay. Hinila niya ito papalapit sa kanya at sinaksak niya ito ng itak sa sikmura at saka sinipa sa parting may apoy. Nagwawala naman sa galit ang dalawang kubot dahil sa ginawa niya sa mga kasamahan nila at sabay siyang hinagupit ang kanilang mga buhok. Subalit pinagtatabas niya lang ang mga iyon gamit ang kanyang itak. Sa kabila ng ginawa niya ay patuloy pa rin sa paghaba ang kanilang mga buhok habang tuloy lang din ang paghagupit sa kanya na parang mga latigo. Totoo nga ang sinasabi ng albularyong si Tasio na walang katapusan ang kanilang mga buhok. Ibinato niya ang butilyang hawak niya na naglalaman ng lana at tumama iyon sa katawan ng isang kubot na dahilan ng pag-usok ng katawan nito. Napasigaw na lamang ito ng dahil sa sakit. Ibinato naman niya ang kanyang itak sa isa pa at tinamaan naman ito sa dibdib dahilan ng mabilis na pagkasawi nito. Kaagad naman niyang nilapitan at inatake ang isa pa habang hindi pa ito nakakabawi sa lanang tumutusta sa balat nito. Hindi niya pa ito tinuluyan dahil tinanong pa niya ang kubot na iyon kung saan niya matatagpuan ang angka ng mga mangkukulam. Ayaw pa sanang magsalita ng kubot pero napilitan na lang ito dahil bubuhayin niya raw ito kung magsasalita ito. Sinabi ng kubot na wala sa probinsya ang angka na hinahanap niya. Nasa Maynila na raw sila. Tahimik na nakikihalubilo sa mga tao kapag araw at naghahasik naman ang lagim sa kanilang biktima sa tuwing sasapit ang gabi. Matapos sabihin ng kubot ang tirahan ng angka na hinahanap niya, ay pinaslang niya rin ito. Hindi siya marunong maawa sa isang aswang. Alam niya rin kasi na kung sakaling magkakabaliktad ang sitwasyon nila, ay tiyak na ganun din ang gagawin sa kanya. Hindi nila siya bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Walang bangkay ang naiwan sa buong paligid dahil lahat ng mga miyembro ng pamilya ng kubot na nakatira doon ay naging abo matapos niyang mapatay gamit ang mga panlaban niya na may orasyon kontra aswang. Pinagmamasdan na lang niya ang mga tirahan ng mga ito na patuloy lamang na tinutupok ng apoy. Nang bigla na lamang siyang nagulat nang may sumaksak sa kanya mula sa likuran. Tumagos sa dibdib niya ang punyal. Isang lalaking nakaitim na kasuotan ang gumawa nun sa kanya. Hinding-hindi niya malilimutan ang lalaking iyon. Isa ito sa mga naroroon sa panaginip niya noon na kasama ng lalaking aswang na pumaslang sa pamilya niya. Lalo pa nitong ibinaon ng punyal sa kanya na dahilan ng lalo niyang panghihina. Hanggang sa unti-unti na lang siyang nahirapang huminga. Mga ilang sandali pa ay hinugot na nito ang punyal at hinayaan siyang bumagsak sa lupa. Tinititigan lang siya nito at ganoon din siya rito. Ni hindi man lang siya nagpakita ng anumang takot sa kanyang muka, sa halip ay pinakita niya rito kahit nag-aagaw buhay na siya ang kanyang matinding puot sa buong angka nito dahil malaki ang naging papel ng angka nito sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Hanggang sa dahan-dahan ang sumara ang kanyang mga mata. Nang magising siya ay nasa isang silid na siya. Nagtataka siya kung kaninong bahay iyon. Hanggang ang pagtataka niya ay magkaroon na ng kasagutan nang pumasok si Tasio sa kanyang silid. Ayon sa albularyo ay natagpuan daw siya nito na wala ng buhay sa lupain ng mga kubot nang magpa siya itong sundan siya roon kasama ng iba pang mga albularyo sa lugar. Pero himalang muli siyang nabuhay at mabilis ding gumaling ang tama ng saksak niya sa katawan. Kung kaya't hindi na siya dinala pa sa ospital
Mahigit 2 linggo rin siyang nakatulog. Bigla niya rin naalala ang sinabi ng duwende sa kanya na mayroon siyang 9 na buhay. At dahil nakaligtas siya sa tiyak na kamatayan, kaya naman 8 na lang ngayon ang natitira sa kanya. Tinanong din siya ni Tasyo kung papaano raw ba siya nakakasigurong isa sa miyembro ng angkan na yon ang pumaslang sa pamilya niya. Samantalang napakaraming aswang daw sa mundong ito na pwedeng gawin ng bagay na iyon. Sa totoo lang, ay minsan nang nabanggit sa kanya ng isang manananggal na pinatay niya doon sa kanilang probinsya ang tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking bigotilong nakaitim na sombrero na siyang pumaslang sa kanyang pamilya. Nakita rin niya ang takot sa mukha ng manananggal na iyon habang sinasabi sa kanya ang lahat. Hindi na rin siya nagtataka kung bakit ganun na lang ang takot nito sa pamilyang iyon. Dahil ang manananggal din mismo ang nagsabi na nakakataas sila sa mga aswang. At bukod doon, ay kumakain din sila ng kapwa nila aswang. Iyon ang dahilan kung bakit takot sa kanila ang ibang mga aswang at nirerespeto sila ng mga ito. Nagpalipas muna siya ng ilang araw sa bahay ni Tasyo upang lubusin ang kanyang pagpapagaling at lalo pang pag-usayan ang kanyang kakayahan. Mas makapangyarihan ang mga aswang na yun kaysa sa mga kubot. Patunay lang ang paglapit ng lalaking yun sa'yo na hindi mo na mamalayan. Kailangan mo magdoble ingat sa susunod paing. Palagi mong tatandaan na kahit hindi nag-iisa ang buhay mo, ay nag-iisa ka naman at marami sila. Walang mas malakas kaysa sa marami. Paalala ng duwending si Berde. Mag-iingat na ako sa susunod. May 8 pa akong natitira. Kung mauubos man ang 8 kong buhay, sisiguruhin kong mapapaslang ko muna ang lalaking may sombrero. Sabi naman ni Paing. Nagpasalamat din siya sa kaibigan duwende dahil sa paalala nito sa kanya. Nantuluyan ng gumaling at maging handa na uli sa pakikipaglaban, ay nagpaalam na rin si Lolo Paing kay Tasyo. Nagpasalamat din siya sa albularyo dahil sa mga tulong nito sa kanya. Ibinigay din nito sa kanya ang adres ng kakilala nitong albularyo sa Maynila. Nagpadala na rin ito ng telegrama sa kaibigan nito at napapaloob doon ang tungkol sa kanya. Kung kaya naman sigurado nang may matutuluyan siya pagdating niya sa Maynila. Sumakay siya ng barko patungo sa Maynila. Ginamitan niya rin ang orasyon ng itak niya upang makalusot siya sa mga gwardiya. Naging isang laro ang itak na gawa sa kahoy ang kanyang itak. Kaagad siyang naganap ng mapepwestuhan. Ang pinakamurang tiket ng barko kasi ang nakayanan niya, kung kaya't wala siyang sariling silid na matutulugan. Nang makahanap ng mapepwestuhan, ay doon na siya naupo hanggang sa gumabi. Habang tahimik ang paglalayag ng barko sa kalaliman ng gabi, ay tahimik lang din siyang nakahiga sa pwesto niya. Wala siyang ibang nasa isip kung hindi kung kailan siya mamamatay. Nangungulila kasi siya sa kanyang mga magulang at kapatid. Hindi niya alam kung hanggang kailan mauubos ang 8 buhay niya. Alam niya rin hindi basta-basta ang mga aswang nakakalabanin niya. Kaya inaasahan niyang baka ito na ang huli niyang magiging laban. Kung maubos man ang 8 natitirang buhay niya, ay wala na siyang pakialam. Basta ang mahalaga sa kanya ay uubusin niya ang mga mangkukulam na iyon hanggat tumihinga siya. O kung hindi man siya magtagumpay na maubos ang angkan ng mga ito, ay sisiguruhin niyang maisasama niya sa kanyang libingan ang lalaking nakasombrero ng itim. Napakalaki ng atraso nito sa kanya. Buhay ng kanyang pamilya ang inutang nito. At panahon na ngayon upang singilin niya ito sa mga kinuha nito sa kanya. Pero kung sakali mang mabuhay pa siya pagkatapos nun, ay hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin niyang hakbang. Hindi niya alam kung paano nga harapin ang kinabukasan na mag-isa. Wala pa naman kasi siyang plano sa totoo lang dahil nakatuon ang atensyon niya ngayon sa pamilya ng mga mangkukulam. Ang paghihiganti sa kanila ang prioridad niya at wala nang iba pa. Hanggang sa maputol ang pagmumuni-muni niyang iyon nang mahagip ng kanyang paningin ang isang babaeng umakyat ng rilis ng barko. Kahit hindi siya sigurado, ay kinukutuban siya na tatalo ng babae.
Kaagad siyang napabangon at tahimik itong nilapitan. Bago pa man ito makatalon, ay nagawa niyang hawakan ang kamay nito at kanya itong hinila na naging dahilan upang pareho silang matumba sa sahig. Sa totoo lang ay hindi niya alam kung ano ang problema nito at balak nito magpakamatay. Bigla rin itong nagalit sa kanya at muling nagbalak na tumalon. Subalit pinigilan niya ito hanggang sa mapaiyak na ito. Gusto na raw nitong mamatay dahil pilit itong pinakakasal ng ama nito sa taong hindi naman ito mahal. Pareho lang silang gustong mamatay pero magkaiba sila ng dahilan. Hanggang sa namalayan na lang niya na nagsimula na pala siyang magkwento ng tungkol sa buhay niya. Na mag-isa na lang siya ngayon sa buhay at iniintay na lang niya kung kailan siya mamamatay. Habang nag-uusap sila, ay may unti-unti na rin siyang napagtanto. Yung ibang taong malapit ng mamatay ay gustong-gusto pang mabuhay ng matagal. Pero siya na maraming pagkakataon at pwedeng mabuhay ng ilang ulit, ay gusto nang matapos na agad ang kabanatang meron ng buhay niya. Maraming naghahangad na mabuhay ng ilang ulit, pero hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataon. Kung pwede lang ibigay niya ang iba pa niyang buhay sa mga taong iyon na nangangarap na maduktungan pa ang nalalabi nilang oras, ay hindi siya magdadalawang isip. Pero mahirap. Napakalabong mangyari. Tanging sa kanya lang kasi ipinagkaloob ang ganong klase ng buhay. Kaya dapat ay hindi niya iyon sayangin sa walang kabuluhang bagay. Pinayuhan niya ang dalaga na lumaban para sa kaligayahan nito, na nagbigay naman sa dalaga ng lakas ng loob na manindigan. At habang nag-uusap sila ng dalaga, ay bigla na lamang siyang nakadama ng masamang presensya. Mga ilang sandali pa, ay nakadinig sila ng mga tinig na nakakahalina. Umaalingaw-ngaw ang tinig sa buong paligid na parabang umaawit ang dagat. Alam ni Lolo Paeng na may panganib na umaaligid sa kanila, lalo na't malawak na karagatan ang nasa paligid nila. Sa madaling sabi, ay nasa teritoryo sila ngayon ng mga Magindara. Ito ay ang aswang ng karagatan. Mga nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Kahawig na sirena pero nagiging mabalasik ang kanilang anyo sa oras ng kanilang pagkahayok na pumaslang. Ginagamit nila ang nakakahalina nilang tinig upang patulugin ang mga taong kanilang nais biktimahin. Ngunit hindi niya inaasahan na tatangkain ng mga Magindara ang barkong sinasakyan nila na maraming sakay na pasahero. Madalas kasi ay ang mga mangingisdang pumapalaot na mag-isa ang kanilang binibiktima. Inabutan niya ang dalagang si Criselda ng panyo na nilagyan niya ng pabangong may orasyon. Inutosan niya ang dalaga na amuyin ang panyo upang hindi ito makatulog. Napatingin din siya sa tubig. Hindi sila nakikita ng dalaga. Subalit kitang-kita niya sila na nasa ilalim ng tubig. Napakarami nila na sabay-sabay umaawit sa ilalim. Hindi alam ni Lolo Paeng kung bakit bigla siyang nakadama ng takot ng mga oras na iyon. Takot hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Criselda at sa iba pang sakay ng barko. Kaya kasing palubugin ng mga Magindara ang barko nila sa pamamagitan ng kanilang awit na kayang magtawag ng malalaking daluyong ng alon. Pinapasok na niya ang dalaga sa loob. May mga ilan din silang nakasalubong na marino ng barko na biglang nanghina at bumagsak sa harap nila dahil sa awit ng mga aswang ng karagatan. Isa-isa niyang pinaamoy ang mga ito ng pabango na dahilan upang mahimasmasan ang mga ito. Nilagyan din niya ng pabango ang kwelyo ng kanilang mga damit at inutosang amuyin iyon sa oras na makadama sila uli ng pagkahilo o antok. Wala dapat na makatulog ni isa sa kanila dahil nasa panganib silang lahat. Iyon ang kanyang sinabi sa kanila. Lahat daw ng kakaibang makikita nilang aakyat ng barko ay paslangin nila dahil hindi iyon tao. Para siyang naging pinuno sa paningin nila. Hindi na sila nagtanong pa at basta na lamang sinunod ang lahat ng sinabi niya. At mga ilang sandali pa ay isa-isa nang umakyat sa barko ang mga Magindara. Tulad ng nabasa niya sa Biblia ng mga duwende,
kaya ng mga ito na magkaroon ng mga paa tulad na sa tao upang makapaglakad sa ibabaw. Kaagad niyang inatake ang isa sa mga ito at sinipa ng malakas pabalik sa dagat. Muli na rin nagbalik sa dating anyo ang itak niya na naging laro ang kahoy. Tinagpas niya ang ilang magindara na nasa barko na. Binaril naman ng ilang marino ang iba pang mga magindara. May ilang tinamaan at may ilang naman bumalik na sa dagat dahil alam ng mga ito ang panganib ng kanilang mga sandata. At ilang sandali pa ay unti-unti nang naging masungit ang panahon. Dahan-dahan din lumaki ang mga alon ng karagatan at nahintakutan na lang sila nang makakita sila ng napakalaking alon sa hindi kalayuan na sasaklob sa kanilang barko na ikinatakot naman ng mga marino. Napangurus din ng isang marino at nagsimula ng magdasal para sa napipinto nilang kamatayan. Kung mamamatay man doon si Lolo Paing ay tiyak na muli siyang mabubuhay. Pero nasisiguro niyang hindi ang ibang mga sakay nito. Isa lamang ang kanilang pagkakataon para mabuhay. Kapag natapos dito ang buhay nila, ay tapos na rin ang lahat para sa kanila. Naisip niya rin ang mga mauulila ng mga taong sakay ng barko. Masakit ang mawala ng mahal sa buhay. Alam niya yun, kung kaya't nilakasan niya ang kanyang loob at hindi nawala ng pag-asa. Sa halip na kalabanin pa ang mga magindara, ay sinubukan niyang kausapin sila. Gamit ang lingwahe ng mga sirena, ay sinimulan niya silang kausapin. Lumabas mula sa ilalim ng dagat ang kanilang pinuno. Isa itong magandang babaeng may korona sa ulo. Napag-alaman niya sa Reyna na ipinagigante lamang nito ang ilan sa mga kasamahan nilang namatay dahil sa pagsabog ng dinamita sa dagat na ginamit ng ilang mga mangingisda. Doon lamang niya naintindihan ang dahilan ng kanilang pagsalakay. Pero sinabi niya sa kanila na mga inosente ang lahat ng sakay ng barko. Kung papatayin sila ng mga magindara, ay mali ang mga pinaghihigantayan ng mga ito. Dahil hindi sila ang mga taong hinahanap ng mga ito para paghihigantihan. Iyon din ang unang beses na nakiusap si Lolo Paing sa isang aswang para sa kaligtasan ng ibang tao. Hindi naman ganun kasama ang mga magindara tulad ng ibang lahi ng aswang. Kung tutuusin, ay wala silang pakialam sa mga tao. Pero sa oras na may isa sa kanila ang mamatay nang dahil sa kagagawa ng tao, ay saka lamang sila kikilos upang ipadama sa mga tao ang hagupit ng kanilang lahi. Sakto namang natapos na ang kanilang pag-uusap bago pa man tumama sa barko ang napakalaking daluyong ng alon. Dahilan upang magawa pa itong mapahina ng reyna ng mga magindara bago tumama sa barko. Ang pagpapahina nito sa daluyong ay malinaw na sagot na nagkakaintindihan na sila ni Lolo Paing. Walang anuman sinabi ang reyna. Basta na lamang ito umalis kasama ang lahat ng magindarang naroon. Nagulat ang mga marino sa nasaksihan. Hindi sila makapaniwalang totoo may mga ganong nilalang. Namangha naman sila kung paano nagawang makumbinsin ni Lolo Paing ang mga nilalang na huwag silang patayin. Isa lang nasabi sa kanila ni Lolo. Iyon ay panatilihing lihim ang anumang nasaksihan nila. Ngunit bigla na lang sumuka ng dugo si Lolo. Dahil iyon sa malubhang sugat niya sa tagiliran. Tinamaan kasi siya ng matulis ng mga kuko ng isang magindara na kinalaban niya kanina. Unti-unti siyang nanghina at nawala ng malay. Ngunit kaagad siyang nahawakan ng mga marino bago pa man siya tuloy ang bumagsak sa sahig. Muling nagkita sina Lolo Paing at ang kapatid na si Diego. Nasa tabing ilog sila na madalas nilang tambayan. Muling sinabi ng kapatid sa kanya ang mga pangarap nito sa buhay. Hindi niya alam kung nasa kabilang buhay na ba siya. Pero masaya siya kung ganoon man. Dahil sa wakas, ay kasama na niya uli ang kapatid niya. Ngunit sinabi nito sa kanya na hindi pa yun ang tamang oras para tumambay sila ng matagal sa lugar na iyon. Mahaba pa raw ang kabanata niya na kailangan niyang punan.
Hihintayin na lamang siya nito hanggang sa dumating ang tamang panahon niya. Pagkatapos ay nagising siya. Nakita niyang nasa ospital na siya at naroroon din ang kapitan ng barko na si Mr. Santiago. Sinabi nito sa kanya na sagot na raw ng ahensyang pinagtatrabuhuhan nito ang mga gastusin niya sa ospital. Nagpasalamat din ito sa kanya sa pagkakaligtas niya sa buhay ng lahat ng sakay ng barko mula sa kamay ng mga magindara. Sinabihan din siya ng kapitan na kung may kailangan daw siya ay hindi ito magdadalawang isip na tulungan siya dahil utang dito sa kanya ang buhay nito. Pero wala naman iyon sa kanya dahil para sa kanya ang utang na loob ay hindi kailanman binabayaran. Nang tuluyan ng gumaling ay pinuntahan niya ang address na ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan na si Tasio. Sa tulong na rin ni Mr. Santiago ay madali niyang natuntunan ang lugar. Dikit-dikit ang mga bahay doon at napakarami rin ng mga makikitid na daan na kung tawagin na iskinita. Napakarami ng populasyon ng lugar at nakita niya rin ang hirap ng pamumuhay ng mga tao doon. Nakilala niya ang albularyong si Alfonso o kilala bilang si Ponso na siyang tutuluyan niya habang narito siya sa Maynila. Namangha ito sa kanya dahil ramdam nitong nagtataglay siya ng pambihirang lakas na hindi pa nito nakikita sa kahit na sino. Masasabi niya ring malakas na albularyo si Ponso dahil na rin sa naramdaman nito ang kakaibang enerhiyang nananalaytay sa kanyang katawan na hindi basta-basta nararamdaman ng pangkaraniwang albularyo. Tila mataas ang kalibre nito bilang manggagamot. Sinabihan din siya nito na hindi lang sa mga probinsya mayroong aswang dahil marami na rin sa kanila ang narito sa syudad ngayon kasama ng mga tao. Tahimik lang na nakikihalubilo at handang sumalakay kapag nakahanap ng biktima. Nabanggit din ito ang tungkol sa pamilya ng mga mangkukulam na hinahanap niya na una nitong nalaman sa telegrama na ipinadala ni Tasio. Kilala ang angkan na iyon sa tawag na pamilya Garcia. Maimpluwensya ang mga Garcia kaya napakahirap nitong banggain. Ngunit ipinadama ni Lolo Paing kay Ponso na desperado at desidido siyang banggain ang pamilyang iyon kahit na sino pa sila dahil hindi siya natatakot sa kanila. Nang sumapit ang gabi ay sumama siya kay Ponso na puntahan ang burol ng isang kakilala nito sa kabilang barangay lang dahil sa aswang na balbal. Ito ay ang aswang na kumakain ng patay na tao o bangkay na. Pinapalitan nito ng mga pinutol na punong kahoy ang bangkay. Madalas ay puno ng saging ang ipinapalit nito sa bangkay ng taong nanakawin nito. Nagmimisto lang tunay na katawat sa mata ng tao ang huwad na ipinalit nito. Ilang beses na rin itong hinabol ni Ponso. Subalit napakailap daw ng aswang na ito at palagi nitong naiisa ng albularyo. Nang makarating sila sa burol, ay nakita ni Lolo Paing na hindi pa naman napapalitan ng huwad ang labi ng nasa kabaong. Pinagmasdan niya ang lahat ng mga bisitang naroroon. Wala pa namang kakaiba. Mukhang walang balak na pumunta doon ang aswang na kanilang pakay dahil maghahating gabi na. Ngunit bigla niyang narinig sa isip niya ang boses ni Verde. Sinasabihan siya nitong ilabas ang lana. Kaya naman kinuha niya iyon mula sa dala niyang maliit na bag nang walang anumang tanong. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang kinutuban ng masama. Iyon kasi ang unang beses na binulungan siya sa isip niya ng kaibigan Duwende. Nagulat siya nang mapansin kumukulo ang lana. Pero wala naman siyang nararamdamang aswang sa paligid. Muli siyang binulungan ni Verde. Sinabi nito na pahiran niya ng lana ang talukap ng kanyang mga mata. Ginawa naman niya iyon at laking gulat niya nang malinaw niyang nakikita sa dalawa niyang mata ang unti-unting pagbabago ng anyo ng isang lalaking nasa tabi ng kabaong. Naging nakakatakot ang itsura nito. Kulay itim at mabalbo ng katawan na may mga pulang mga mata. Nilapitan niya ito at pasimple siyang tumingin sa kabaong.
Pero ang totoo ay nakatuon ang atensyon niya sa aswang na nasa tabi niya. Nagulat ito sa paglapit niya na hindi man lang nito namamalayan. Kung tutuusin ay mas nakakatakot ang itsura nito sa kanya. Pero ito ang mas nakadama ng takot sa kanilang dalawa. Sinabihan niya itong huwag nang ituloy pa kung ano man ang binabalak nito sa labing nasa kabaong. Binigyan niya rin ito ng pagkakataong makalabas dahil baka magulat ang mga tao kung doon sa loob niya ito papaslangin. Dali-dali itong umalis sa burol at sinundan niya naman ito. Pagdating sa labas ay bigla itong nag-anyong itim na ibon at lumipad papaalis. Hinabol niya ito at inilabas niya ang kanyang tirador at ilang mga balang holin. Inasintan niya ito subalit nagmintis siya. Ilang beses din siyang nagmintis na patamaan ito hanggang sa tuluyan na itong makatakas. Bigla rin niyang tinawag si Berde sa kauna-unahang pagkakataon. Madalas kasi ay ang kaibigan Duwende ang unang nagpapakita at kumakausap sa kanya. Subalit na mga sandaling iyon, lumitaw ito sa balikat niya habang nakaupo roon. Tinanong niya sa Duwende kung bakit hindi niya naramdaman kanina ang presensya ng balbal. Siguro ay dahil dito na sa syudad lumaki ang aswang na yun. Kapag sa syudad kasi sinilang o lumaki ang isang aswang, ay mas naikukubli nila ang presensya nila mula sa mga tulad mo. Ang sabi ni Berde. Ayon pa sa Duwende, ay malaki raw ang kaibahan ng mga aswang sa probinsya at ang mga aswang dito sa syudad. Ang mga aswang daw kasi na nasa probinsya ay lumilitaw ang presensya dahil na rin sa paniniwala ng mga tao sa kanila. Kaya madali lang silang nararamdaman. Pero ang mga aswang na nasa syudad ay mahirap matukoy kapag nakaanyong tao. Dahil karamihan sa mga taong taga-syudad ay mas pinaniniwalaan kung anumang nakikita ng kanilang mga mata. Sa madaling sabi, ay hindi saklaw ng paniniwala nila ang tungkol sa mga aswang. Na dahilan naman kaya mas naikukubli ng mga aswang na narito ang kanilang presensya. Doon lang naintindihan ni Lolo Paing ang lahat. Ngayon ay alam niya kung bakit nalapitan at nasaksak siya ng lalaking nakaitim nang hindi niya namamalayan nung minsan niyang salakayin ang tahanan ng mga kubot. Pinaalalahanan din siya ni Berde na dapat daw ay wala siyang pahinang lalaktawan sa Biblia ng mga duwende. Kailangan niyang basahin ang lahat ng mga nakasulat doon upang malaman niya ang iba pang mga bagay na hindi pa niya alam. Habang papauwi sila, ay nabanggit niya rin kay Ponso ang tungkol sa balbal nang tanungin siya nito kung saan siya pumunta kanina dahil bigla siyang nawala. Dismayado ang albularyo dahil hindi man lang nito nakaharap ang aswang na yon. Pero ayon kay Lolo Paeng ay tsak na babalik daw ang balbal. Hindi kasi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang bangkay na nais nitong kainin. Para iyong droga na kinakaadikan ng aswang na balbal. Kaya naman nasa lamay uli sila ng sumunod na gabi upang abangan ng balbal sa pagbabalik nito. At hindi nga nagkamali si Lolo Paing dahil muli ngang bumalik ang aswang para sa labi ng kamag-anak ng kakilala ni Ponso. Kaagad naman natukoy ng albularyo ang aswang nang sundin nito ang sinabi ni Lolo Paing na magpahid ng lana sa talukap ng mata nito. Hindi pa nakakapasok sa loob ang aswang ay kaagad na itong umalis dahil napansin itong nakita na ito ni Ponso. Nagtungo sa kakahuyan ng aswang, subalit biglang lumitaw mula sa likod ng isang punong daraanan nito si Lolo Paing at sinalubong niya ng itak ang aswang. Agad na tumalsik ang ulo nito matapos tamaan ng itak na dahilan ng kasawian nito. Hanggang sa unti-unting naging abo ang buong katawan nito. Matapos iyon ay pinuntahan din ni Lolo Paing at Ponso ang tirahan ng pamilya Garcia. Ngunit hindi basta-basta ang lugar na tinitirahan ng pamilyang iyon dahil nasa eksklusibong lugar sila. Bantay sarado ng mga gwardya na pinaghihinalaan ni na Lolo na mga aswang din. Mula noon ay hindi na natahimik pa si Lolo Paing. Paulit-ulit niyang iniisip kung paanong makakalapit sa pamilyang iyon nang hindi napapansin ng mga tauhan nila.
Kailangan niya makalapit sa pamilyang iyon at mapatay ang lalaking nakaitim na sombrero bago pa man siya mapansin ng mga gwardiya at iba pang miyembro ng pamilya. Ang lalaking iyon muna ang pinakauna niyang papatayin upang maipagiganti niya ang mga magulang at kapatid niya. Saka na lang niya isusunod ang iba pang miyembro ng pamilya. Ngunit tila yata umaayon sa kanya ang kapalaran. Dahil ayon sa kaibigan ni Ponso na nagtatrabaho kay Gobernador Reyes, ay magkakaroon ng malaking pagdiriwang sa asyenda ng gobernador sa susunod na linggo at dadalo roon ang pamilya Garcia. May usapan kasi ang dalawang angkan na pagkasunduin ang kanilang mga anak upang maging isa na ang kanilang pamilya. Biglang napakuyom ang mga kamay ni Lolo Paing. Nanginginig ang kanyang mga kamao habang nasasabik sa araw na iyon. Hindi na siya makapaghintay. Ang pagkahayok niyang paslangin ang buong angkan na iyon ang pinakihintay niya. Sisiguruhin niyang wawakasan na niya ang paghasik nila ng lagim at bibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya niya sa kamay ng padre de pamilya ng angkan na iyon. Isang umaga ay pumunta sila sa mansyon ng gobernador upang abisuhan sila sa mga bagay doon na hindi pa nila alam dahil isa sila sa mga nakatoka sa serbisyo ng pagkain. Isang napakalaking oportunidad iyon upang makalapit sa pamilyang nais niyang paslangin. Nagulat din siya nang makita niya si Creselda na bumababa mula sa ikalawang palapag ng bahay. Ipinakilala sa kanila ng gobernador ang dalaga na nag-iisa nitong anak. Doon lang din nalaman ni Lolo Paing na si Creselda pala ang ikakasal sa isang aswang. Pero ang tanong ay kung alam na kaya nito na hindi pangkaraniwan ang pakakasalan nito. Susubukan niya sana itong tawagin sa pangalan nito habang masayang nakangiti rito. Subalit yumuko lamang ito at tumalikod na sa kanila matapos itong ipakilala ng gobernador. Matapos maipaalam na sa kanila ang mga gagawin nila sa araw ng piging ay umalis na rin sila. Pero bago pa sila tuluyang makaalis ay pasimpleng nalapitan ni Creselda si Lolo Paing. May inilagay ang dalaga sa kanyang bulsa. Isa yung sulat na hindi pa niya alam ang nilalaman. Tumango rin ito sa kanya, saka ito supladang nagsalita. Sinabi nito sa kanila na ayusin daw nila ang trabaho nila dahil mga bigating tao ang dadalo sa araw na iyon. Pero hindi ganun ang pagkakakilala niya sa dalaga. Kaya naman nakuha na niya ang ibig sabihin ng pagsasalita nito ng ganun. Ginawa nito iyon upang hindi magkaroon ng malisya ang paglapit nito sa kanya. Tumugon sila sa dalaga at saka sila tuluyan ng umalis. At nang sumunod na araw ay pinuntahan ni Lolo Paing ang lugar na nakalagay sa sulat. Sa katunayan ay walang ibang nakasulat doon kung hindi ang address na iyon. Nagpaturo siya kay Ponso kung saan matatagpuan ito. Pero hindi na siya nagpasama pa rito. Dahil bago lang siya dito sa Maynila, kaya natagalan bago niya nahanap ang lugar. Isa yung parke. At namataan niya rin ang gwardiya ni Creselda na naroroon sa parke. Nakita niya rin ang dalaga na nakaupo sa isang mahabang upuan. Nakasuot ito ng kulay puting sombrerong pangmayaman. Kahit nakatalikod ito, ay mukha itong asindera sa suot nito. Lalapitan pa sana niya ito, subalit may tumawag sa kanya. At nagulat siya nang makita si Creselda na nasa likod ng isang puno sa di kalayuan. Pero kung naroroon ito, ay sino yung nakaupo doon sa mahabang upuan? Nilapitan niya ito at dinala siya nito sa isang tagong lugar na malapit lang din doon sa parke. Napag-alaman niya na peke yung babaeng nakaupo doon. Kaibigan daw nito iyon na nagpapanggap upang makapag-usap sila. Bantay sarado kasi ito nang dahil sa nalalapit itong kasal sa taong hindi naman ito kailanman natutunang mahalin. Nabanggit din ng dalaga ang tungkol sa pamilyang Garcia. Natatakot ito sa pamilyang iyon dahil hindi sila pangkaraniwan. Gusto nitong iligtas niya ito mula sa pamilyang iyon. Sa araw kasi ng pag-iisang dibdib nila ng binatang anak ng mag-asawang Garcia,
ay gagawing aswang ang dalaga, pati na rin ang buong pamilya nito. Napakumo na lamang ang kamay ni Lolo Paing dahil sa matinding pagkasuklam sa angka na iyon. Isinusumpa niya ang mga ito. Ipinagtapad niya rin sa dalaga na sila talaga ang pakay niya kaya siya narito sa Maynila. Kaya naman ang paghingi ng tulong ng dalaga sa kanya ay isang pabor sa kanilang pareho dahil pwede silang magtulungan sa binabalak niyang paghihiganti. Sinabihan niya rin si Criselda na umalis na bago pa ang araw ng kasal nito. Pero nangangamba ito sa siguridad ng pamilya nito. Baka patayin ng mga aswang na iyon ang mga magulang niya sa oras na malaman nila na umalis ito. Namangha naman si Lolo Paing sa dalaga dahil kahit na ipinipilit itong ipakasal ng mga magulang sa taong hindi nito mahal ay wala pa rin itong ibang iniisip kung hindi ang kaligtasan ng pamilya nito, ng mga magulang nito. Sa katunayan ay wala pang malinaw na plano si Lolo Paing kung papaano niya maililigtas ang dalaga at ang pamilya nito. Pero nangangako siya na poprotektahan niya ito anuman ang mangyari. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakadama nang hindi maipaliwanag ng pakiramdam sa dalaga. Hindi niya maintindihan kung ano yung nararamdaman niya na dahilan upang masambit niya ang katagang iyon na kung tutuusin ay hindi kasama sa orihinal na plano. Dalawang araw bago ang itinakdang kasal ni Criselda ay pinuntahan ito ni Lolo Paing. Pinasok niya ang asyenda upang itakas ang dalaga ngayong gabi. Ito ang tamang pagkakataon para gawin iyon. Ngunit pagdating niya sa loob ay may nakita siyang ilang mga aswang na nakabantay sa paligid. Nakaanyong tao sila pero kitang-kita niya ang tunay nitong mga anyo. Mukhang mga hindi taga-syudad ng mga ito dahil mabilis lang niyang nakita ang kanilang tunay na anyo kahit hindi pa siya gumagamit ng lana. Bigla din siyang kinutuban dahil kung may mga aswang na naroon sa mansyon ay tiyak na may masamang nangyayari kay Criselda. Kaagad niyang inilabas ang kanyang tirador at ilang mga holin bilang bala. Isa-isa niyang inasinta ang mga aswang at tinamaan ang mga ito sa kanilang mga noo na naging dahilan ng mabilis nilang kasawian. Nagmadali na siyang pumasok ng mansyon. Kahit napatay na niya ang mga aswang, ay patuloy lamang ang masama niyang kutob. Masyadong tahimik din ang paligid at hindi niya rin matagpuan ang ilang mga kasambahay. Bigla rin siyang binulungan ni Berde sa isip niya at pinag-iingat siya dahil mayroong isang membro ng pamilya Garcia ang naroon sa mansyon. Lalo siyang natakot para sa dalaga. Baka kung ano na ang nangyayari dito. Kaagad niya itong inakyat sa taas dahil hindi niya ito nakita sa ibaba. Sana lang ay ayos lang ito. Tahimik niyang sinilid ang bawat silid ng mansyon sa itaas upang hagilapin ang dalaga. Hanggang sa makadinig siya ng babaeng humihingi ng saklolo at si Criselda iyon. Kaagad niyang tinungan ang silid kung saan nagmumula ang tinig ng dalaga. Hindi siya agad pumasok at pinairal pa rin niya ang pagiging kalmado niya. Tahimik lang siyang sumilip at doon ay nakita niya ang lalaking sumaksak sa kanya noon sa lupain ng mga kubot. Panahon na para gantihan ito. Inilabas niya ng dahan-dahan ang kanyang itak at tahimik niya itong nilapitan. Sinusubukan itong pagsamantalahan ng dalaga. At dahil sa pagkahayak nito, nagawa ng hindi maganda si Criselda, ay hindi man lang nito napansin ang paglapit niya. Wala rin kasi siyang anumang amoy dahil sa lanang madalas niyang ipinapahid sa katawan sa tuwing aalis siya ng bahay. Dahan-dahan siyang lumapit dito at sinaksak niya ito sa likod ng kanyang itak. Tumagos iyon sa tiyan nito na siya namang ikinagulat ng lalaki. Naaalala mo ba nung gawin mo ang ganito sa akin? Ito na ang ganti ko. Ang pagkakaiba nga lang, mas mauuna kang mamatay. Sabi niya sa binatang aswang. Mas lalo pa niyang ibinaon ng kanyang itak na dahilan upang sumuka na ito ng dugo. Bigla niyang hinugot ang itak at muling itinarak iyon sa likod na tumagos naman sa dibdib ng binata.
Sa pagkakataong iyon ay hindi kakikitaan ng awa si Lolo Paing. Mas naging hayok pa siya na pumaslang kaysa sa sinumang aswang. Kitang-kita ng dalagang si Criselda kung gaano siya napupuot sa mga aswang. Unti-unting nagbago ang anyo ng binata. Naging isa na itong nakakatakot na aswang. Sinubukan itong magpumiglas upang makawala. Subalit mas lalo niyang ibinaunang itak sa katawan nito na dahilan upang manghina pa ito lalo. Hanggang sa bumagsak na ito sa tabi ng dalaga at mawala ng buhay. Mga ilang sandali pa ay narinig nila ang sasakyan ng gobernador. Ngunit hindi umalis si Lolo Paing. Hinarap niya ito upang abisuhang nanganganib ang pamilya nila. Tsak na hindi palalagpasin ng pamilya Garcia ang pagkamatay ng isa nilang miyembro. Hindi naman tumutulang gobernador. Sa totoo lang ay nagsisisi ito dahil pinipilit itong ipakasal ang anak nito sa isang halimaw. Nagawa lang nito iyon nang dahil sa takot at para na rin sa kapakanan nila. Kung susubukan kasi nilang sumalungat sa kagustuhan ng pamilyang iyon, ay paniguradong kamatayan lang ang kahantungan ng pamilya niya. Natatakot itong mamatay. Pero dahil kay Lolo Paing, ay nagkaroon ng tapang ang gobernador na manindigan bilang isang ama para sa anak nito. Bigla naman nakadama ng panganib si Lolo Paing. Nararamdaman niyang may mga paparating na aswang. Sa katunayan kasi niyan, ay mayroong isang aswang na nakasaksi kanina sa pagpatay niya sa ilang mga tauhan ng binatang Garcia na nakabantay sa labas ng mansyon. Ang aswang na iyon ang nagsabi sa buong angkan ng Garcia ng tungkol sa pagdating ni Lolo Paing sa mansyon ng gobernador. Kung kaya't ang buong pamilya ng mga mangkukulam kasama ang lahat ng mga tauhan nilang aswang ang sumugod doon upang salakayin si Lolo Paing. Kaganyan sinabihan ng gobernador at ang mga tauhan nito sa pagdating ng mga aswang na dahilan upang kumalat sa lahat ng parte ng bahay ang mga tauhan nito. Sinabihan niya rin sila na huwag lalabas. Lahat ng papasok doon sa loob ay barilin nila. Nagtago naman sa loob ng iba pang silid ang dalaga at ang gobernador. Sumilip si Lolo Paing sa bintana at nakita niyang napapaligiran sila ng mga aswang. Alam niyang wala na silang takas sa pagkakataong iyon. Iilan lang din sila at tsak na unti-unti silang mauubos mamaya. Agad na pumasok si Lolo Paing sa silid kung saan naroon ang bangkay ng binatang Garcia na hindi man lang naging abo tulad na nangyari sa iba pang mga aswang na pinaslang niya. Kinuha niya ang bangkay nito at inihulog sa bintana. Bumagsak ito sa harapan ng mga miyembro ng pamilya Garcia. Napasigaw lamang ang lalaki na kaitim na sombrero dahil sa matinding galit nang makitang wala ng buhay ang anak nito. Siguro naman, naiintindihan mo na ngayon ang pakiramdam ko nung paslangin mo ang magulang at kapatid ko. Kung tutusin, kulang pa ang buhay niya para pagbayaran mo ang ginawa mo sa pamilya ko at sa iba pang mga tao. Tandaan niyo rin to, mga aswang. Hanggat may hininga ako, mananatili akong tinig sa lalamunan niyo. Patuloy kong pagbabantaan ang mga buhay niyo hanggang sa maubos ko kayong lahat. Matapang na saad ni Lolo Paing habang walang takot na pinagmamasda ng mga aswang sa ibaba mula sa bintana ng sala sa ikalawang palapag ng mansyon. Napaligiran ng mga aswang ang mansyon ni Gobernador Reyes, kaya walang magawa si na Lolo Paing kung hindi ang manatili sa loob dahil iyon lang ang natatanging lugar na ligtas mula sa aswang. Sa ngayon, matapos niyang ihulog ang bangkay ng binatang Garcia mula sa bintana ng sala sa ikalawang palapag, ay nagsimula na rin silang pasukin ng mga aswang sa utos ng pinuno ng pamilya ng Garcia. Galit na galit ito dahil sa pagpatay ni Lolo Paing sa panganay nitong anak. Isa-isang binaril ng mga gwardya ang mga aswang na sinusubukang wasakin ang pinto at bintana upang makapasok. Ngunit sa dami ng mga aswang ay hindi kinaya ng kanilang mga barilang mga ito at ilan sa mga gwardya ang napatay. Bumaba si Lolo Paing upang tulungan ng ilang gwardya sa ibaba na buhay pa. Isa-isa nilang pinagpapatay ang mga aswang na pumapasok sa loob ng mansyon. Bigla rin nagtungo sa daanan sa likod si Lolo
dahil nakita niyang doon galing ang iba pang mga aswang. Nakasalubong pa niya doon ang ilang pang aswang na papasok pa lamang. Saka lamang niya nakitang bukas pala ang pinto doon. Pinagtataga niya ang mga aswang na sumalubong sa kanya at isinara niya rin ang pinto palabas sa likod ng bahay at saka muling bumalik sa mga kasama na nasa sala ng mansyon upang tulungan silang gapiin ang mga aswang na pilit silang pinapasok sa loob. Tuloy lamang sa pagpasok ang mga aswang hanggang sa maubusan na ng bala ang mga gwardya. Sinabihan sila ni Lolo na kumuha ng anumang sandata na pwede nilang maipanlaban. Dali-daling naghagilap ng mga sandatang pwedeng magamit ang mga gwardya. May mga kumuha ng mga kutsilyo sa kusina at meron ding itakang kinuha. Meron ding sibat mula sa koleksyong nakadisplay sa sala ang nakuwang sandata. Kumuha rin sila ng mga asin at bawang bilang karagdagang panlaban. Agad namang inorasyonan ni Lolo ang sandata nila at binuhusan ng lana upang maging mabisa ang mga iyon na panlaban sa mga aswang. Hanggang sa nagulat na lang sila nang makarinig sila ng putok ng baril sa itaas. Dali-daling bumalik sa itaas si Lolo upang alamin ang dahilan ng putok ng baril. Nakita niya ang isang aswang na nakahandusay sa sahig ng pinto sa silid na kinaroroonan ng mag-amang Criselda at Gobernador. Binaril kasi ng gobernador ang aswang na iyon kaya nakabulugta. Binuhusan niya ito ng lana at tuluyan na nga itong nalagutan ng hininga at naging abo. Nagulat din siya nang may aswang na biglang umatake sa kanya. Buti na lamang at nakaiwas siya. Pinugutan niya ito ng braso at sinaksak sa dibdib. Nagtungo rin siya sa silid na pinanggalingan nito. Nagawa pala nitong mabasag ang salaming harang ng bintana ng silid. Kaagad niyang isinara ang pinto ng silid at hinarangan niya yung cabinet na nasa tabi ng pasilyo upang hindi na makaraan pa doon ng mga aswang. Nilapitan niya ang dalagang si Criselda at inabot niya rito ang pulseras na gawa sa mga ginanchilyong mga ugat ng puno na parang may mga makakapal na sinulid ang itsura. Ang pulseras na iyon ang ibinigay sa kanya ng diwatang si Maria Makiling. Nabasa niya kasi sa Biblia ng mga duwende na may kakaibang kapangyarihan ng pulseras na iyon. Isinuot niya ito sa kamay ng dalaga at sinabi rin niya sa dalaga na may kakayahan ng pulseras na patagusin sa pader ang sinumang magsusuot nito. Sinabihan niya rin na tumakas na sila ng gobernador kapag may pagkakataon. Magpapaiwan naman siya kasama ang tatlong gwardya upang ubusin ang mga aswang. Lumabas na rin siya ng silid at muling bumaba upang tulungan ng mga gwardya. Subalit laking gulat niya nang makitang bagsak na silang lahat dahil ang mismo mga miyembro na ng pamilya Garcia ang tumapos sa mga buhay nila. Tinitigan lamang siya ng mga ito at bigla siyang napatakbo pabalik sa itaas nang sumugod na ang mga ito sa kanya. Tumalo ng ginoong nakaitim na sombrero sa hagdan upang harangin siya sa itaas at nagawa nga siya nitong maharang. Sinipa siya nito dahilan upang tumalsik siya pababa ng hagdan. Bumalandra siya sa pader, subalit hindi naman siya napuruhan dahil medyo matigas ang kanyang katawan. Gawa ng mga orasyong pumoprotekta sa kanya mula sa Biblia ng mga duwende. Mabilis naman lumapit sa kanya ang gumagapang na babae at sinubukan siyang kagatin. Subalit naitulak niya ito. Meron din itong inaabot na kung ano sa ina nito. At pagkakuha ng ginang sa kung anumang inaabot ng anak nito, ay bigla itong nagbigkas ng orasyon. Napaiwas naman si Lolo sa pag-atake ng Ginoo. Subalit hindi na nito naiwasan pa ang sipa nito na nagpatilapon sa kanya pababa sa sala. Sakto naman bumagsak siya sa harapan ng batang lalaki na pinakabunsong anak ng mag-asawang Garcia. Nakatitig lamang ito sa kanya. Susubukan pa sana siya nitong kagatin, subalit kaagad siyang nakaiwas. Pinulupitan naman siya ng buhok ng babaeng gumagapang. Lumalabas na may lahi pala itong kubot. Dahan-dahan siyang pinipiga ng mga buhok nito, subalit tinitiis lang niya ang sakit habang palihim na kinukuha ang boteng may lamang gasolina sa bag niya.
Dahan-dahan naman lumalapit sa kanya ang Ginoo. Pagbabayarin daw siya nito sa pagpaslang niya sa tagapagmana nito. Ngunit sa halip na matakot dahil nahuli na siya ng pamilya ng mga aswang na mangkukulam, ay nagawa pa rin niyang tumawa. Pakiramdam niya ay bigla siyang nakontento. Na kung tutuusin, ay kulang pa dapat na maging kabayaran ang buhay ng anak nito para sa pagpatay nito sa pamilya niya. Pero nang makita at madama niya ang puot na nadarama ng Ginoo, na masasabi niyang kapareho ng nararamdaman niya rito, ay tila nagpakontento iyon sa paghihiganti niya. Alam niyang doon matatapos ang buhay niya. Kung makawala man siya mula sa buhok ng babaeng gumagapang, ay paniguradong wala siyang ligtas sa Ginoo, sa asawa nito, sa bunsong anak at iba pang mga aswang na nasa paligid. Pero sisiguraduhin niyang isasama niya silang lahat sa kanyang kamatayan. Alam niya kasing mabubuhay pa siya pagkatapos niyang maisa katuparan kung anumang binabalak niya. Kaya kahit lubang napakadelikado nun, ay hindi man lang siya nagdalawang isip. Tinusok siya ng Ginoo sa tiyan niya gamit ang matutulnis nitong mga kuko. Dahilan upang hindi na matuloy ang pagkuway niya sa bote. Napasukan na siya ng dugo. Napakasakit nun at lalo pa nitong ibinaon ang kuko nito. Subalit hindi niya ipinakita ritong nasasaktan siya sa ginagawa nito. Tiniis niya lang ang sakit at ipinakita niya rito na hindi siya magdadalawang isip na paslangin sila sa oras na mabaliktad ang sitwasyon. Nagulat na lang silang lahat nang barilin ng gobernador ang babaeng kubot na dahilan upang mabitawan nito si Lolo Paeng dahil sa pagkabigla. Binaril din ng gobernador ang Ginoo at tinamaan ito sa katawan, subalit hindi yata ito napuruan. Binaril pa uli ng gobernador ang Ginoo, subalit tila wala lang dito ang tama ng bala na dahilan upang makadama ng takot ang gobernador. Biglang nag-iba ng anyo si Ginoong Garcia. Naging mabalbo ng muka at katawan nito. Nang muli itong barilin ng gobernador, ay nagawa na nitong makaiwas. Tumalon ito sa pader at mabilis na gumapang doon at saka tinalunan ng gobernador at pinutol ang leeg nito gamit ang matutulis na kuko ng Ginoo. Nagtataka naman si Lolo Paeng dahil pakiramdam niya ay kung anong may nakakapit sa katawan niya na dahilan upang hindi siya makagalaw. Hanggang sa mahagip ng paningin niya ang ginang na may hawak na manika. Nakita niyang may buhok na nakatali sa leeg ng manika. Mukhang buhok niya iyon na kinuha kanina ng babaeng gumagapang. Tila yata ginagamitan siya nito ng kulam. Binali ng ginang ang kabilang binti ng manika. At kasabay nun ay nakadama siya ng matinding sakit na parabang nabali ang kanyang kabilang binti. Sunod nitong binali ay ang kabilang braso niya. Mukha yatang balak siya munang pahirapan bago siya tuluyang paslangin. Hindi niya magawang kontrahin ang orasyon ng pagkulam nito sa kanya dahil lubang makapangyarihan ang orasyong ginamit nito. Habang nalalabi na ang kanyang oras, ay biglang sumagi sa isip niya si Criselda. Kamusta na kaya ito? Nagawa kaya nitong makatakas? Sana lang talaga ay nagawa nitong makalayo sa lugar na iyon upang hindi ito madamay sa huling binabalak niyang gawin. Habang unti-unti pinapahirapan, ay sinimulan na niyang dasalin sa isip niya ang isa sa pinakamalakas na orasyong panawag ng apoy na napapaloob sa Biblia ng mga duwende. Inilabas niya rin ang boteng naglalaman ng gasolina na kanina pa niya nais ilabas. Subalit, hindi niya nagawa dahil sa pagkakasaksak sa kanya kanina ng Ginoo. Pero ngayon, ay nagawa niya na itong mailabas. Kasabay ng pagtatapos ng orasyong ginagawa niya, ay bigla niyang ipinukpok ng malakas sa sementong sahig ang boteng iyon na may gasolina. Nakatulong ang orasyong dinasal niya upang sumabog iyon. Dahilan upang magliyab ang buong mansyo ng gobernador. Hindi inaasahan ng mga aswang ginawa niyang iyon. Tumalsik ang mga miyembro ng pamilya Garcia dahil sila ang pinakamalapit sa kanya. Lahat sila ay lubhang napuruhan. Unang namatay ang kanilang mga tauhan
dahil hindi kayang labanan ng mga ito ang ganong klase ng pagsabog. Pero kahit may panlaban ng pamilya Garcia sa apoy, ay natusta pa rin ang mga katawan nila dahil may halong lana ang gasolinang nasa bote na pinasabog ni Lolo Paing. Naging dahilan iyon upang unti-unting lamunin ng apoy ang kanilang mga katawan. May malay pa noon si Lolo Paing at kitang-kita niya sa mukha ng mga aswang na mangkukulam ang kanilang takot na mamatay. Umiiyak lamang ang babaeng gumagapang habang humihingi ng saklolo sa ama nito dahil unti-unti itong nilalamon ng apoy. Napatingin lamang ang Ginoo sa anak nito at napatingin din ito sa asawa na nilalamon na rin ang apoy. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan ng nakontento si Lolo Paing. Ang makita ang mga mukha nilang natatakot sa kanilang kamatayan ang tuluyang nagpawala ng kanyang puot. Sa kabilang banda ay nakaramdam siya ng awa. Nakakaawa ang kalunos-lunos na sinapit nila. Pero dapat lang iyon sa kanila. Dapat nilang pagbayaran ng mga ginawa nilang pagpaslang at pagkain sa mga taong naging biktima nila. Unti-unti na rin nawala ng malay si Lolo Paing. Ang hindi niya alam ay nagawa palang makaligtas ng bunsong anak ng pamilyang Garcia. Nag-anyong daga ito at pumasok sa bulsa ng ama nito, kaya nagawa nitong makaligtas mula sa pagsabog. Lumabas na ito mula roon at bumalik na sa orihinal na anyo. Tinitigan lamang nito ang ama nito na unti-unting nilalamon ng apoy. Sinabihan din ito ng kanyang ama na mabuhay at magpatuloy. Napaiyak na lang ang batang aswang habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkamatay ng ama nito. Tumingin din ito kay Lolo Paing na wala ng malay. Hindi na ito lumapit sa kanya upang siguraduhin kung patay na ba siya dahil na rin sa pag-aakala nitong patay na siya. Pero ang totoo ay may kunti pang pagpintig sa puso niya na anumang sandali ay maglalaho na rin. Naging isang uwak ang batang aswang at lumipad na ito papalayo sa lugar na yon. Nang magising si Lolo Paing ay nasa ospital na siya. Balot ng benda ang mukha niya at marami rin kung ano-anong nakasabit sa kanya para lang masuportahan pa ang buhay niya. Naroon din ang dalagang si Criselda na napag-alaman niyang nagbantay at nag-alaga sa kanya sa ospital habang wala siyang malay. Ganun na lang ang tuwa nito nang makitang nagkamalay na siya. Napaluha ito dahil sa sobrang galak. Mahigit isang buwan na rin pala kasi siyang nakatulog. Ganun na rin pala katagal mula nang mangyari ang malagim na pangyayaring iyon sa mansyon ng gobernador. Ayon kay Criselda, ay ginamit nito ang sikretong daan sa mansyon upang makatakas mula sa kamay ng pamilyang iyon. Ang kaibigan niya si Ponso ang unang pinuntahan ng dalaga ng gabing iyon. Minsan niya kasing nabanggit sa dalaga ang adres na tinitirhan nila. Madaling araw na nang dumating sina Ponso at Criselda sa mansyon. Laking gulat nila nang makita ang sinapit ng mansyon at ang mga naiwan doon. Pero maswerteng nakaligtas si Lolo Paing sa kabila ng mga nangyari. Naabutan pa nila siyang naghihingalo ng mga oras na yun. Kaya naman naisugod siya sa pinakamalapit na pagamutan. Humingi naman ng tawad si Lolo Paing sa dalaga dahil hindi man lang niya nailigtas ang ama nito. Sinabi naman ng dalaga sa kanya na tanggap na ng gobernador ang sasapitin nito ng gabing iyon. Doon lang naging malinaw sa kanya kung bakit sa halip na tumakas ay nanatili lamang ito doon upang tulungan siya. Nakahanda na pala itong mamatay ng gabing iyon. Sa kabilang banda ay saka pa lamang nakadama ng kapanatagan si Lolo Paing. Sa wakas ay nagawa niyang magapi ang pamilyang iyon. Naipagiganti rin niya ang pamilya niya at nabigyan ng hustisya. Yun nga lang ay iba ang pamamaraang ginamit niya para lang mabigyan sila ng hustisya. Hindi kasi mga ordinaryong tao ang mga kalaban niya, kaya inilagay niya ang batas sa kanyang mga kamay upang sintensyahan sila ng kamatayan. Mabilis din ang naging pagaling niya na ikinagulat naman ng mga doktor. Sa totoo lang
ay taon dapat ang aabutin dahil hindi biro ang pinsalang tinamon niya sa katawan. Pero dahil sa tinataglay niyang kapangyarihan ng Biblia ng mga duwende, kaya naging mabilis ang paghilom ng mga sugat niya na sinamahan pa ng mga orasyong panggamot na alam niya. Hindi rin siya iniwan ni Criselda mula nang maisugod siya sa hospital. Nanatili ang dalaga sa tabi niya para alagaan siya. Hindi naman siya manhid para hindi mapansin ang kabaitan at kagandahan nito. Sa puntong iyon ay unti-unti na siyang nakabuo ng plano sa buhay niya. Ngayon tapos na ang lahat ay binabalak niyang samahan na lamang ang dalaga na harapin ang kinabukasan. Ang maging kakampi ito at kapareha sa buhay ang sa tingin niyang pinakamagandang desisyon na pwede niyang magawa ng mga panahon na iyon. Hanggang sa unti-unti na nga nilang inibig ang isa't isa dahil na rin sa parehong kalagayan nila. Pareho sila ng sinapit sa buhay. Pareho silang nawala ng pamilya. At ngayon ay ang manatili sa tabi ng isa't isa ang magpapanatili ng tapang sa puso nila at magpapatibay sa kanila na harapin ang mga susunod pang araw. Tumira sila sa isa pang bahay na iniwan ng magulang ng dalaga sa Batangas. Medyo may kalakihan ng bahay. Unang kita pa lang dito ni Lolo Paeng ay nasabi agad niyang hindi basta-basta makakapasok ang aswang sa kanilang bakuran, lalo na sa loob ng bahay. Ligtas ang lugar na iyon mula sa kahit anong uri ng masasamang elemento dahil na rin sa tago ang bakuran. Merong mataas na bakod na pwede niyang lagyan ng orasyon na pipigil sa anumang masasamang nilalang na balak na pumasok at tumapak sa kanilang bakuran. Hindi nagtagal ay ikinasal na rin sila at nabiyaya na isang malusog na lalaking sanggol na pinangalanan nilang Gilyer. Natutuwa talaga si Lolo Paing sa anak dahil pakiramdam niya ay gusto nitong sundan ang mga yapak niya sa oras na tumungtong na ito sa wastong edad. Kapag lumaki na ito, ay sasanayan niya ito makipaglaban. Ituturo niya rito ang mga alam niya. Muling sumulpot sa harap niya ang duwending si Verde habang nagpapahinga siya sa balkonahe ng bahay. Matagal-tagal din niyang hindi ito nakausap dahil daw sa nagpapagaling din ito na tulad niya. Ngayon lang nito ipinagtapat sa kanya ang isang katotohanang hindi nito sinabi sa kanya noon. Ayon kay Verde, ay naging iisa raw ang katawan nila ni Lolo Paing mula nung tanggapin niya ang kapangyarihan ng Biblia ng mga duwende. Kung kaya naman, anuman sakit na nararamdaman niya ay doble ang balik sa duwende. Iyon din ang dahilan kung bakit ngayon lang ito nagpakita sa kanya. Dahil doble ang sinapit ito kumpara sa sinapit niya matapos ang pagsabog na iyon sa mansyon ng gobernador. Makinig ka, Paing! Maluba ang nangyari sa iyo nitong uli. Apat ang katumbas na buhay na nabawa sa iyo. Tatlo lang ang natitira sa iyo. Kailangan mo mas lalong mag-ingat ngayon dahil may pamilya ka na. Saka isang bagay nga pala, bago ka pumikit nun, nakita ko sa pamamagitan ng kabilang mata mo na hindi mo napatayan lahat ang miyembro nila. Nakita kong buhay yung bata. Paalala sa kanya ng kaibigan duwende. Nagulat si Lolo Paing dahil sa sinabi ng kaibigan duwende. Ang inaakala niyang tapos na ay hindi pa pala. Mukhang nagbabadya iyon ng panibagong panganib sa kanya at sa pamilya niya. Hindi na siya napanatagpa mula noon. Paulit-ulit niyang iniisip kung anong gagawin niya. Ngayong alam niya nang may nabuhay pa palang isa sa pamilyang inaakala niya na nagapi niya na. Hindi niya alam kung ano ang dapat na gawin. Kung dapat niya bang hanapin ito ngayon at paslangin habang hindi pa ito nakakabawi ng lakas. Pero pinigilan siya ng asawa. Natatakot kasi ito na baka may mangyari uling hindi maganda sa kanya. Kahit na sinabihan naman ito na tatlo pa ang natitira sa buhay niya. Pero para mapanatag ang kanyang asawa, ay hindi na muna siya gumawa ng anumang hakbang para hanapin ang isang nakaligtas na pamilya ng Garcia. Ang tanging gagawin na lamang muna niya ngayon ay paghandaan ng pagbabalik nito. At habang hinihintay ang mga panahon na iyon, ay nagpa siya si Lolo Paing
na mag-ipon din na mga pwedeng maging panlaban sa mga aswang. Balak niyang mangolekta ng ilang pang mga piling anting-anting na may mga natatanging abilidad na nabasa niya sa Biblia ng mga duwende. Sisimulan niya sa pulang panyo ng bayaning si Andres Bonifacio. May kakayahan ng panyong iyon na bigyan ng tapang at gawing sintibay ng bato ang katawan ng sinumang mangangalaga dito. At doon na nga nagsimula ang paglalakbay niya sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas upang hanapin ang mga ilang piling anting-anting. Ayaw man siyang paalisin ng asawa, subalit wala na rin itong nagawa pa kung hindi yan suportahan na lamang siya sa gagawin niya. Ipinaliwanag niya rin naman kay Criselda na para rin sa pamilya niya ang gagawin niyang pag-alis. Bumiyahe siya patungo ng Bigan dahil may nakapagsabi sa kanyang isang pamilyang taga roon ang kasalukuyang may hawak ng pulang panyo. At hindi nga siya binigo ng mga impormasyong nakarating sa kanya dahil nasa pangangalaga nga ng pamilyang iyon ng panyo. Ang pamilyang De Los Santos ang kasalukuyang may hawak ng panyo na iyon, na ayon sa pinakamatandang miyembro ng pamilya ay pinagpasapasahan para o iyon ng iilang tao bago nakarating sa kanila. Habang tinititigan ni Lolo ang pulang panyo mula sa kahong kinasisidlan nito, ay ramdam niya ang kakaibang enerhiyang bumabalot dito. Hindi naman siya nahirapang makuha ang panyo dahil naniniwala ang pamilyang De Los Santos na hindi talaga sila ang nakatakdang magmana o mga laga nito. Pero hindi lang iyon basta kinuha lang ni Lolo Paing mula sa kanila, dahil binili niya iyon sa presyong ang pamilya De Los Santos na mismo ang nagbigay ng halaga ng panyong pagmamay-ari ni Andres Bonifacio. At ngayon nasa pangangalaga niya na ang pulang panyo, ay sunod naman niyang hahanapin ay ang sinturon na gawa sa buong katawan ng mahiwagang kobra. Dahil sa koneksyon ng mga kaibigan ni Lolo Paeng na si Mr. Santiago, nakapitan ng barkong minsan niyang iniligtas mula sa mga magindaran ng karagatan, ay nagagawa niyang makakalap ng impormasyon tungkol sa mga antigong bagay na lingid sa kaalaman ng iba ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Iyon ay ang mga piling anting-anting na kinokolekta niya para sa pamilya niya, para paghandaan ng muling pagbabalik ng Batang Garcia na nakaligtas noon sa tiyak na kamatayan. Dahil sa kolektor ang kaibigan ni Mr. Santiago na si Professor Ibarra, ay nalaman niyang pagmamay-ari na raw ngayon ng isang kolektor ng antigong bagay ang sinturong hinahanap niya. Nabanggit din sa kanya ng profesor na dating nasa pangangalaga nito ang sinturon. Subalit ayon dito ay may kamalasan daw iyong dala. Minsan kasing pinagtangkaan ng isang sindikato ang buhay ng profesor dahil sa sinturon na iyon. Kaya naman ibinenta nito iyon sa kolektor na si Mr. Valdez sa halagang 10,000. Saan ko matatagpuan si Mr. Valdez? Ang tanong niya. Sa Cavite. Sagot ng profesor. Kung balak mong makipagkita sa kanya, sabihin mo lang ang pangalan ko, dahil hindi madaling makalapit sa kanya ngayon. Protektado kasi siya ng bodyguard ng kapatid niyang mayor. Ilang beses na kasing pinagtangkaan ng sindikato ang buhay niya. Malakas ang kutob kung ang sindikato ngayon ang dating nagtangka sa buhay ko nung nasa akin pa ang sinturon. Teka, ano bang meron sa sinturon na yun at ang dami niyong nagkaka-interes doon? Mas mabuting hindi mo na malaman pa, para na rin yun sa kaligtasan mo, Profesor. Ang sagot ni Lolo Paing. Hindi niya rin inaasahang marami pala ang nagkaka-interes dito. Nagpapatunay lang iyon na marami ang nakakaalam ng tungkol sa kapangyarihan ito. Ang sinturong kasi na iyon ay ang mismong katawan ng mahiwagang gintong kobra na matatagpuan lamang sa lupain ng mga engkanto. Ayon pa sa sabi-sabi ng matatandang nakakaalam ng tungkol doon, ay inirigalo daw iyon ng isang diwata sa lalaking minahal nito. Ngunit nabigo ang diwata sa pag-ibig nito dahil ginamit lang pala ito ng taong minahal niya sa pansariling kapakanan. Kaya naman isinumpa ng diwata ang lalaki
na maghihirap ito habang nabubuhay. Nakulong din sa sintro na iyon ang puot ng diwata na naging resulta ng kamalasan ng mga taong sumunod na nangalaga ng sinturon. Pero sa kabila ng kamalasang hatid ng sinturon na iyon, ay ang malakas na kapangyarihan tinataglay nito. Ang sino mang kasing magsusuot nito ay magtataglay ng matibay na pangangatawan na hindi basta-basta masusugatan ng anumang sandata. Bukod doon, ay magiging makamandag din tulad ng kobra ang kamao ng taong mangangalaga ng sinturon. Bumiyahe si Lolo Paing patungo sa Cavite upang makipagkita kay Mr. Valdez. Ibang-iba na rin ang datingan niya ngayon. Hindi na siya yung dating itsurang magbubukid. Natuto siyang manamit ng disente dahil na rin sa asawang si Criselda na naiwan sa kanilang tahanan sa Batangas. Tinuruan kasi siya nitong makibagay sa iba't ibang klase ng tao at sitwasyon. Pero kahit nagbago na ang kanyang pananamit, ay hindi pa rin nagbago ang buong pagkataon niya. Siya pa rin yung dating magbubukid na nagnais lamang ng simpleng buhay. Pero sa dami ng nangyari sa buhay niya, ay hindi niya lubos maisip kung papaano na siya nakarating sa kung saan siya nakatapak ngayon. Siguro nga ay ito ang tadhanaan niya. Kaya naman hindi na uli siya sumalungat pa sa daloy ng agos ng kanyang kapalaran. Nagtungo siya sa mansyon ni Mr. Valdez. Hindi nga nagkamali sa sinabi si Professor Ibarra dahil bantay sarado nga ng mga gwardiya ang lalaking kolektor. Malugod naman pinaunlakan ng kolektor ang paanyaya niyang makausap ito dahil na rin sa naitawag na rito ng Profesor ang tungkol sa kanya. Kung ganon, ay interesado ka rin pala sa sinturon. Bungad dito bilang pagsisimula ng usapan. Ganon na nga. Pero huwag ka mag-alala dahil bibiling ko naman sa iyo yan sa tamang presyo. Sabi ni Lolo Paing, hindi ko ito pinagbibili kahit na milyones pa ang dala mo. Mariing sabi ng kolektor, kapag patuloy mo itong itinago, matutulad ka lang sa mga naunang nagmay-ari na sinturon na minalas at namatay. Ihintayin mo pa bang may mangyaring masama sa'yo? Ang sabi ni Lolo Paing, eh bakit ikaw? Bakit interesado ko pa rin sa sinturon kahit alam mo nang malas ito? Tanong ng kolektor, hindi naman ako natatakot sa kamalasan. Sa pananaw ko ay parte iyon ng buhay ng mga tao. Pero ikaw, tila takot kang madapuan nun. Tinitignan pa rin ni Lolo Paing ang mga gwardiyang nasa paligid ng mansyon. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ko pagbibili ang sinturon. Pagmamatigas ng kolektor, pag-isipan mo pa rin ang sinabi ko, Mr. Valdez, bago mahuli ang lahat. Sabi ni Lolo Paing, saka siya pinaalis ng kolektor. Hindi umalis ng Cavite si Lolo Paing. Umanap siya ng pansamantalang matutuluyan doon. Ngunit sa paghahanap niya, ay nakabangga niya ang grupong kilala at kinatatakutan sa lugar. Ang grupo ni Estong, alias Batong Bakal. Balak sana siyang paglaruan ng grupo, subalit hindi siya nagpadaig sa kanila. Lumaban siya at kanya silang napabagsak. Nagulat ang mga ito sa kanya dahil kahit ang lalaki nila ay nagawa niyang mapatumba ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Bigla namang may lumapit sa kanyang dalawang lalaki at nagpakilalang magtiyuhin na sina Tatay Berto at Kaloy. Isinama siya ng mga ito dahil na rin sa ginawa niya sa grupo ni Batong Bakal. Hindi niya alam nung una kung bakit takot sila sa grupong iyon. Ipinaliwanag naman ni Tatay Berto na hindi sa grupong iyon takot ang mga taga roon kung hindi sa pinuno nilang si Batong Bakal na ayon sa sabi-sabi ay taga-tomba raw ng mga parak. Meron daw kasing agimat si Batong Bakal kaya hindi ito mahuli-huli ng otoridad. Kaya ito binansagang Batong Bakal ay dahil kasintibay daw ng bakal ang katawan nito at kasintigas ng bato ang mga kamao. Sa madaling sabi, ay hindi ito tinatabla ng kahit anong sandata. Hindi na siya nagtakang may agimat itong tangan dahil na rin sa ang Cavite
ay kilala bilang lupain ng mga antingero. Kaya naman marami sa mga taga rito ang nagtataglay ng iba't ibang mga agimat o mga panlaban sa kapahamakan. Pansamantala naman siyang pinatira ni na Tatay Berto sa bahay nito. Wala raw gagalaw sa kanya sa lugar nito dahil lahat ng taga roon sa looban ay kakampi ng Ginoo. Nagpasalamat naman siya sa Ginoo at bilang ganti ay binayaran niya ito para sa pagtuloy niya sa bahay nito. Subalit tinanggihan nito ang pera. Bukal daw sa loob nito ang pagtulong sa kanya, lalo na't kailangan niya ng matutuluyan. Hindi na niya ito pinilit pa na tanggapin ang bayad niya. Ang ginawa niya bilang kabayaran sa pagtira niya sa bahay ng Ginoo ay siya na ang bumibili ng makakain nila paminsan-minsan kapag walang-wala na ang Ginoo. Minsan ay natanong siya ni Ma'am Berto kung ano ang sadya niya rito sa Cavite matapos nitong malaman at sa Batangas pala siya nakatira. Sa katunayan ay bihira magtiwala sa ibang tao si Lolo Paing. Pero magaan ang loob niya sa Ginoo nung unang beses pa lang siyang napitan nito. Kaya naman hindi na siya nagsinungaling pa rito at sinabi niya ang lahat kay Tatay Berto. Meron ho akong pakay na anting-anting dito sa lugar niyo, Tay. Eh ang kaso, hindi ho madaling makuha iyon dahil nasa pangangalaga ng kolektor ng antigo na si Mr. Valdez. Ang totoo, galing ako sa mansyon niya nung nakaraang araw nang makita ko kayo sa labasan. Pero bigo ho akong makuha ang sinturon. Sabi ni Lolo Paing, sinturon? Anong klaseng sinturon? Napapaisip na tanong ng Ginoo. Ang sinturon na gawa sa katawan ng mahiwagang gintong kobra. May kaakibat na kamalasan ang sinturong iyon pero sa kabila nun, isa rin iyon sa makapangyarihang bagay na pwedeng maging proteksyon mula sa kamatayan. Sabi ni Lolo Paing. Sa dami na kasi ng agimat na alam ni Tatay Berto, ay ang sinturong nabanggit ni Lolo Paing na yata ang kakaiba sa pandinig ng Ginoo. Hindi naman sa ano ha, pero bakit hindi mo nalang kaya nakawin ang sinturon kung ayaw na maibigay sa iyo? Suwisyon ng Ginoo. Eh, bukod sa hindi ko linya ang pagnanakaw, ay mabilis din mawawala ang bisa ng isang agimat kapag kinuha ito sa masamang paraan o ginamit sa kasamaan. Kaya naman kukunin ko yun ang hindi ko ninanakaw kahit magbayad pa ako ng malaki. Sabi ni Lolo Paing. Muli naman binalikan ni Lolo Paing ang kolektor na si Mr. Valdez upang muli itong kumbinsihin na ipagbili na sa kanya ang sinturon. Sumama rin sa kanya si Tatay Berto. Subalit nang dumating sila sa mansyon ay wala doon ang kolektor. Ayon naman sa tauhan na nasa mansyon na nakausap nila ay nasa ospital daw ito dahil may nagtangka sa buhay nito. Kaagad naman nilang inalam kung saang ospital naroroon si Mr. Valdez. Nang malaman na nila ang ospital kung saan ito dinala, ay pinuntahan nila ito upang alamin ang kalagayan ng kolektor. Ngunit maging sa ospital ay bantay sarado ito ng kanyang mga gwardiya. Desperado talaga si Lolo Paing na makausap ang kolektor. Kaya naman nagpanggap ito bilang isang doktor upang makapasok sa silid nito. Nagsuot siya ng uniforme ng doktor. Subalit nakilala siya ng isang bantay kung kaya't ginamitan niya na ito ng orasyon upang makalimutan ito ang mukha niya. Bumulong din siya ng Latin na dasal sa isip niya habang nakatitig sa gwardiya. Mga ilang sandali pa ay hindi na siya nito nakilala pa, kaya naman nakapasok na siya sa loob ng silid. Ngunit sa kasamaang palad ay nasa koma ang kolektor dahil sa aksidenteng nangyari dito sa pananambang ng mga sindikatong nagtangka sa buhay nito. Nagulat na lamang si Lolo Paing nang biglang pumasok doon ang nakakatanda nitong kapatid na si Mayor Valdez. Kagad siyang tinanong ng Mayor kung kamusta na ang kapatid nito. Muntik niyang makalimutan na isa nga pala siyang doktor sa paningin nito dahil sa kanyang kasuotan. Maayos ang kalagayan niya, Mayor. Ang sagot ni Lolo Paing. Sinubukan niya rin ipagtapat sa Mayor na hindi talaga siya doktor.
Hindi naman ito nangamba na baka masamang tao siya. Dahil sa simula pa lang na kinausap niya ito, ay ipinagdaman niya na sa mayor na hindi siya masamang tao. Sinabi niya rin na naparito siya para iligtas ang kapatid nito mula sa tiyak na kamatayan. Kapag nanatili sa pangangalaga niya ang sinturong ahas, baka hindi na natin siya maisalba. Sabi pa ni Lolo. Sinturong ahas? Ito ba yung antigong sintur na itsurang ahas? Nagtatakang sabi ng mayor. Yun na nga mayor. Yun din ang pakay ng mga sindikatong nagtangka sa kapatid niyo dahil nagtataglay yun ng masamang kapangyarihan na pwedeng makapaminsala sa iba, lalo na sa gagamit. Pagsisinungaling ni Lolo Paing. Sinabi niya ang ganun upang hindi na magka-interes pa ang mayor at matakot ito sa posibleng maging balik na kamalasan ng sinturon. Desperado na talaga si Lolo Paing na makuha ang sinturon. Mas magandang mapunta iyon sa kanya upang magawa niyang tanggalin ang sumpang nakapalot dito. Hindi ko basta maaaring kunin iyon at bigay na lamang sa iyo dahil pagmamay-ari iyon ng aking kapatid. Hayaan mo't pag nagising siya ay kukumbinsin ko siyang ibigay o ibenta na lang sa iyo ang sinturong iyon. Sabi pa ng mayor. Umaasa po ako sa inyo, mayor. Basta kung kailangan niyang tulong, huwag kayong magdadalawang isip na lapitan ako. Matutulungan ko kayo sa mga bagay na hindi kayang lutasin ng mga otoridad. Ang sabi pa ni Lolo Paing. Habang papauwi si na Lolo Paing at Tatay Berto, ay hinarang sila ng grupo ni Batong Bakal. Doble na ang dami ngayon ng grupo. Mukha yatang maghihigante sila sa ginawa ni Lolo Paing sa ilan sa kanila. Biglang umatake ang mga lalaki at nilabanan naman nila ito. Kahit na medyo may katandaan na si Tatay Berto, ay kaya parang nitong makipagsabayan sa mga bata at malalaki ang katawan. Sa paraan nito ng pagdepensa sa sarili, ay halatang sanay itong makipagbasag ulo noong kabataan ito. Pinatikim naman ni Lolo Paing ng kaliwat kanang ng mga suntok at mga sipa ang kalaban niya. At sa huli ay napabagsak niya ang mga ito. Ngunit hindi niya inaasahan ang biglang pagsulpot sa likod niya ni Batong Bakal. Isa pala itong matangkad at malaking tao na may mahabang buhok. Siya naman ang pinatikim nito ng suntok na halos magpahilos sa kanya dahil sa sobrang lakas at sulido. Napailing siya at pakiramdam niya ay pinukpok siya ng bato. Sinubukan niya itong gantihan, subalit napakatigas ng katawan nito na parabang sumusuntok siya sa isang malapad na bakal. Muli siya nitong sinuntok at tinamaan siya na dahilan ng kanyang pagbagsak. Nang akma na siya nitong tatadyakan ay mabilis siya nakaiwas hanggang sa makatayo siya. Iniwasan niya rin ang mga sipa nito. Nang makakita ng tiyempo ay pinatkim niya ito ng kaliwat kanang mga suntok at sipa. Subalit tila wala lang sa lalaki ang pag-atake niya. Dahil na rin siguro sa laki ng katawan nito at sa tanga nitong anting-anting. Wala rin siyang dalang anumang sandata sa bag niya. Bukod doon ay panlaban lamang sa mga aswang ang mga orasyong alam niya. Kaya tanging ang magagawa lang niya ay labanan ito ng mano-mano. Ngunit naalala niya na dala pala niya ang pulang banyo ni Andres Bonifacio. Agad niya itong nilabas at itinali sa kanyang ulo. Pagkatapos ay muli niyang inatake si Batong Bakal at sa pagkakataong iyon ay nagagawa na niyang baliwalain ang mabibigat nitong mga suntok na parabang tumibay at naging matigas ang katawan niya. Muli niya itong pinatikim ng kaliwat kanang mga suntok at sipa. Nagagawa na rin itong talaban ng mga pag-atake niya. Ngunit hindi natapos ang kanilang laban dahil biglang may dumating na mga parak. Kanya-kanya silang takbuhan sa mga eskinita para lang makatakas sa kamay ng mga otoridad. Pinaghahanap kasi ng mga pulis si Batong Bakal at may nakapagsabi sa mga pulis na naroroon ito sa lugar. Kaya naman naroroon ngayon ng mga pulis para hulihin ito. Ngunit sa kasamaang palad, ay bigo silang mahuli ito dahil nagawa nitong makatakas. Pero bago ito umalis, ay nagsabi pa ito kay Lolo Paing na hindi pa raw sila tapos.
Nagmamadali na rin umalis sina Lolo at Tatay Berto sa lugar na iyon dahil baka mapagkamalang pa silang kasamahan ni Batong Bakal o hindi naman kaya ay masasamang tao. Nang muling balikan ni Lolo Paing sa hospital si Mr. Valdez upang dalawin at alamin ang kalagayan nito, ay nagulantan siya nang maabutang wala na ito sa hospital. Ayon sa nurse na tinanungan niya, ay patay na raw ang kolektor. Kaagad siya nagtungo sa mansyon nito at naabutan niyang nakaburol ito roon. Kaagad din siyang pinapasok ng mga gwardiya pagkakita sa kanya dahil inutos ng mayor na papasukin siya kapag nakita siyang dumating. Sakto rin namang nasa loob ang mayor at kasalukuyang tinitignan ng nakahimlay na kapatid sa kabaong. Nang makita siya nito, ay dinala siya nito sa sala ng mansyon sa ikalawang palapag. Inabot nito sa kanya ang kahon na kinalalagyan ng sinturong pakay niya. Binuksan nito ang kahon at napatitig siya sa sinturon. Sa unang tingin ay mukha lang itong matigas na katawan ng ahas. Para rin itong buhay pa. Ramdam din niya ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa sinturon. Enerhiya ng kapangyarihan nito at masamang enerhiya ng kamalasan. Sinabi ng mayor na kanya na ang sinturong iyon at hindi na rin ito iyon pababayaran pa. Pero bago niya iyon tanggapin, ay tinanong niya muna ito kung papaanong namatay si Mr. Valdez. Nagulat siya sa mga nalaman. Walang nakakita ng krimen. Maging ang mga gwardiya ng kapatid nito ay walang napansing may pumasok sa loob ng silid ng kolektor. Pero base sa autopsy ng bangkay, ay may kakaiba raw ng paraan ng pagpatay kay Mr. Valdez. Wakwak kasi ang tiyan nito at nawawala rin ang ilang parte ng laman loob na para bang kinatay ito na parang hayop. Biglang napaisip si Lolo Paing, pero hindi siya sigurado kung tama ba ang iniisip niya na aswang ang may gawa. Wala namang kasing koneksyon sa aswang ang yumaong kolektor, kaya baka mali lang siya ng kutob. Nagpasalamat din si Lolo Paing sa mayor dahil nakiisa ito sa kanya. Malinaw na rin dito ang kamalasang hatid sa sino mang magmamay-ari ng sinturon. Patunay lang ang nangyari sa kapatid nito. Kaya naman sa halip na itago pa iyon, ay ibinigay na lamang nito sa kanya ang sinturon upang hindi ito malasin at magaya sa sinapit ng kapatid nito. Hindi ko nga lang malaman kung papaano mo haharapin ang kamalasang hatid niyan mula ngayon. Sabi pa ng mayor. Sa bagay na yan, discard ko na po yun, mayor. Sabi pa ni Lolo Paing. Agad naman dinasalan ni Lolo Paing ng orasyon ng sinturon upang tanggalin ang kamalasang hatid nito sa sino mang gagamit o mangangalaga nito. Matapos niya itong maorasyonan, ay naglaho na rin ng masamang enerhiyang nararamdaman niya mula sa sinturon. Ang tanging naiwan na lamang ay ang kapangyarihan nitong nararamdaman pa rin niya. Sinubukan niya rin itong isuot at ramdam niya ang unti-unting pagdaloy ng enerhiya ng sinturon sa kanyang buong katawan. Maya-maya pa ay tumatakbong tinatawag siya ni Kaloy. Sinabi nito sa kanya na binubugbog ng mga tauhan ni Batong Bakal ang tiyuhin nito. Kapag daw hindi siya nagpakita sa labasan, ay ang mga ito na mismo ang papasok sa teritoryo nila at manggugulo. Nag-aalala din ng binata na baka tuluyan ng mga lalaki si Tatay Berto. Kaya hindi na nag-isip pa si Lolo Paing. Kaagad siyang tumayo at sumama sa binata upang magtungo sa kinaroroonan ng grupo ni Batong Bakal. Pagkadating niya sa labasan, ay naabutan niya ang grupo kasama ang kanilang pinuno na pinagkakaaysahan si Tatay Berto. Tumigil lang ang mga ito nang makita siya. Hindi naman kumilos ang mga ito dahil nakareserba raw siya para sa kanilang pinuno. Agad naman tumayo si Batong Bakal at lumapit sa kanya at sinalubong niya naman ito. Kung titignan, ay magagawa siya nitong mapatalsik sa isang atake lang dahil sa laki nito at sa liit niya. Ngunit bago pa man ito makasuntok, ay inunahan niya na ito. Mahigpit niyang ikinumo ang kanang kamay niya at saka sinuntok ng malakas sa dibdib ang lalaki na dahilan ng pagkabagsak nito na para bang natuklaw ito ng ahas. Napatulala naman ang mga kasama ni Batong Bakal
dahil sa nangyari sa kanilang pinuno na napabagsak ni Lolo Paing sa pamamagitan lamang ng isa suntok. Natakot din ang mga ito sa kanya at kanilang pinakawalan si Tatay Berto. Makinig ka, Istong. Kapag hindi mo binago yung masamang gawain mo, tsak na darating ang araw na makakahanap ka ng katapat mo. Tandaan mo rin na nawawala ng bisa ang anting-anting sa tuwing ginagamit mo sa kasamaan. Baka isang araw bigla ka nalang matuluyan nang hindi ka pa nakahanda. Kung ako sa'yo, magbagong buhay ka na bago pa mahuli ang lahat. Payo ni Lolo Paing sa lalaking si Batong Bakal na namimilipit pa rin sa sakit dahil sa suntok na ginawa niya. Sinabihan niya rin ang mga kasama ni Batong Bakal na dalhin na ang kanilang pinuno dahil baka biglang may dumating na parak at maabutan pa ito doon. Dahil sa ginawang pagtalo ni Lolo Paing kay Batong Bakal, kung kaya naman naging matunog ang pangalan niya sa buong Cavite. Hindi na rin siya nagtagal pa kay ni Tatay Berto dahil alam niya na siya na ang susundan ng sindikatong gustong makuha ang sinturon. Ayaw na niyang madamay pa ang magtiyuhin, kung kaya't nagpaalam na siya sa kanila. Mula sa Cavite ay bumiyahe si Lolo Paing patungo sa Tagaytay dahil ayon sa nakarating sa kanya mula sa mga taong pinagkukunan niya ng impormasyon ay sa Tagaytay raw matatagpuan ang isa pang anting-anting na hinahanap niya, ang pangil ng kidlat. May kakayahan ito na bigyan ng angking bilis ang taong gagamit nito na dahilan upang maging madulas ito mula sa palad ng kapahamakan. Ayon sa nabasa niya sa Biblia ng mga duwende, ay nagmula raw ang anting-anting sa mismong kidlat na minsan tumama sa isang bato. Lumitaw mula doon ang isang maliit na itsurang dulo ng pangil ng isang mabangis na hayop na sinasabing ang mismong pangil ng kidlat. Ayon sa impormasyong nakarating sa kanya mula sa mga kolektor ng mga antigo, ay nasa pangangalaga raw ng isang museyo ang bagay na hinahanap niya. Sa puntong iyon ay mahihirapan siyang makuha ang pangil ng kidlat dahil isa pala ito sa kayamanang pinangangalagaan ng lugar. Nagawa niyang makapasok sa museyo dahil na rin nagpanggap siya bilang isang turista sa lugar. Doon niya rin nakilala si Gloria. Isa rin ito sa mga turistang kasama niya. Sa katunayan, isa itong arkeologo na lumaki at nakabase sa ibang bansa. Pero dito na sa Pilipinas ito ipinanganak. Kaya naman masasabi nito sa sariling isa pa rin itong Pilipino. Habang ipinaliliwanag sa kanila isa-isa ng tauhan ng museyo ang mga artifacts na naroon, ay tahimik namang siyang napatitig sa pangil ng kidlat na nakasilid sa isang aquarium. Ramdam niya ang kakaibang enerhiyang bumabalot dito na tila tinatawag siya. Bigla naman siyang nahimasmasan sa pagkakatitig sa anting-anting nang magsalita si Gloria. Sinabi nito sa kanya kung ano iyon at nabanggit din nito ang isang alamat kung saan daw nagmula ang bagay na iyon. Mukhang marami talagang alam ang babae dahil binanggit nitong nagmula raw sa isang kidlat na tumama sa isang malapad na bato ang pangil ng kidlat. Pero hindi nito alam ang tungkol sa kakaibang kapangyarihang mayroon ng bagay na iyon. Hindi nawala sa isipan ni Lolo Paing ang tungkol sa pangil ng kidlat. Hindi niya alam kung paano niya ito makukuha. Hanggat maaari sana ay ayaw niya itong nakawin. Ngunit iyon lang ang naiisip niyang paraan para makuha ang anting-anting. Hindi kasi ito pinagbibili ng museyo dahil isa ito sa itinuturing na kayamanan ng kanilang lugar na nais nilang ipakita at malaman ng mga tao. Ngunit ang paraang naiisip ni Lolo Paing ay isinakatuparan na mismo ng iba. Hindi niya alam kung sino ang nagnakaw ng pangil ng kidlat. Basta ayon sa babaeng si Gloria ay ninakaw daw ito. Muli kasi silang nagkita ng dalaga sa isang bar. Nagulat din ito nang hindi sinasadyang nagkita sila roon. Nabanggit din ito sa kanya na nilooban daw ang museyo kagabi. Ayon pa rito ay hinihinala nitong siya ang nanloob dahil nakita nito kung papaano niya titigan ang pangil ng kidlat. Sa pamamagitan noon
ay natukoy nitong interesado siya sa bagay na iyon. Kaya siya ang pinaghihinalaan nitong nagnakaw nun. Pero sinabi niya sa dalaga na wala siyang alam sa sinasabi nito. Hindi naman daw ito magsusumbong sa mga pulis kung aaminin niya rito ang katotohanan. Pero pilit niyang pinaiintindi rito na hindi siya ang magnanakaw. Sa huli ay nagawa rin namang maniwala ng dalaga at humingi ito ng paumanhin sa kanya. Hindi muna siya umalis ng Tagaytay dahil na rin sa humingi ng pabor sa kanya si Gloria. Nasamahan itong libuti ng buong lugar upang mangalap ng mga sinuunang bagay na pwede nitong maidagdag sa kaalaman nito. Hindi na rin siya tumanggi. Naisip niya kasing baka makatulong ito sa kanya sa paghahanap niya pa sa iba pang mga anting-anting na kinukumpleto niya, lalo na't isa itong arkeologo. Isa ang Taal Lake sa pinuntahan nila upang pagmasdan ng bulkan doon na ayon kay Lolo Paeng ay siguradong magiging pasyalan pagdating ng araw. Habang tumatagal na magkasama sila, ay lalo pa niyang nakikilala ang ugali ni Gloria. May pagkakalug ito at masiyahin na para sa kanya ay lubhang nakakahawa. Sa totoo lang, ngayon na lang uli siya tumatawa na parang walang problema. Naalala tuloy niya ang mga panahong buhay pa ang kanyang pamilya. Parang ganito lang din sila noon ng kapatid na si Diego. Matapos magtrabaho sa bukid, ay sandaling magpapalipas ng oras sa tabi ng ilog at pagkikwentuhan ang mga pangarap nila sa buhay. Nagulantang na lamang sila habang naglalakad papalabas nang may isang sasakyang umaarurok na papalapit sa kanila. At agad silang pinagbabaril ng mga sakay nito. Mabuti na lamang at mabilis sila kaagad nakapagtago sa likod ng isang sasakyan. Dali-dali rin silang sumakay sa sasakyan ng dalaga na nasa tabi lang din na nakaparke. Mabilis na pinaharurot ng dalaga ang sasakyan nito at hinabol naman sila ng mga kalaban. Malakas ang kutob ni Lolo Paeng na ito ang sindikatong nais makuha ang sinturong ahas na tangan niya. Pero wala siyang balak na ibigay iyon sa mga ito. Mga hindi ko kilalang kalaban. Sagot ni Lolo nang tanongin ni Gloria kung sino ba ang bumabaril na iyon sa kanila. Nagulat din si Lolo Paeng sa galing na magmaneho ni Gloria. Kahit na pinagbababaril na sila, ay nagagawa pa rin itong maging kalmado sa pagmamaneho. Mga ilang sandali pa, ay may dalawang sasakyan na humarang sa unahan nila. Mukhang mga kalaban din ng mga iyon. Agad silang sinalubong ng bala ng mga ito. Napayuko na lamang sila habang pinagbababaril sila ng magkabila ang mga kalaban. Bigla rin iniliko ng dalaga sa masukal na parte ang sasakyan upang magawa nilang makatakas. Nagtuloy-tuloy lamang sila sa kakahuyan hanggang sa maubusan na ng gasolina ang kanilang sasakyan. Kaagad na bumaba si Lolo Paeng at inalam kung nasundan ba sila ng mga kalaban. Subalit mukhang hindi naman dahil wala na siyang anumang nararamdamang presensya ng mga ibang tao. Malapit na rin gumabi, kaya doon na muna sila sa sasakyan ng dalaga nagpalipas ng gabi. Gumawa naman ng apoy si Lolo Paeng sa malapit upang kahit papaano ay may pampainit sila sa maginaw na gabi. Mabuti na lamang din at may dalang mga pagkain si Gloria na pwedeng kainin kahit hindi na lutuin. Iyon na muna ang pinagsaluhan nila sa hapunan. Pasensya ka na. Nadamay ka pa sa gulo ko. Wala ka dapat sa eksena eh. Ako lang dapat na mag-isa. Bukas na bukas ay hatid na kita sa sakayan ng bus para makabalik ka na ng Maynila o kung saan man ang destinasyon mo. Hanggat maaga ay kailangan mo nang humiwalay sa akin para na rin sa kaligtasan mo ito, Gloria. Sabi ni Lolo Paeng, hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya. Ako rin naman ang nangulit sa iyo na samahan mo ko. Saka may mga barilang kalaban mo. Kakailanganin mo ng tulong ko. Marunong akong gumamit ng baril. Sabi naman ng dalaga. Nabanggit din ito sa kanya na minsan na itong naging kampiyon sa isang gun shooting contest na ginanap sa California noong isang taon. Sinabi rin ito na meron itong baril sa tinutuluyan niyang hotel. Hindi niya ito dinala dahil wala naman siyang inaasahang panganib gaya ng nangyari sa kanila ngayon.
marami pa silang napagkwentuhan tungkol sa mga buhay nila. Matagal na palang naulila itong si Gloria dahil namatay ang mga magulang nito nung maaksidente ang sinasakyang eroplano ng mga ito. Naging magaang ang pag-uusap nila habang tumatagal, hanggang sa makalimot siya at namalaya na lang ang sariling hinahalikan na pala niya ang dalaga. Tumugon din ito sa kanya na halatang gusto siya nito. Pero kagad siyang napatigil nang maalala ang asawang si Criselda. Tiyak na magagalit ito kapag nalaman itong nambababae siya. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Paumanhin ni Lolo Paing. Ayos lang naman iyon sa dalaga dahil gusto rin daw nitong maramdaman ang halik niya. Ano kasi, may asawa na akong naiwan sa tahanan namin at nag-aantay sa pagbabalik ko. Ang paliwanag niya. Natamemi ang dalaga na tila ba napahiya ito sa kanya matapos malamang may asawa na pala siya. Pareho silang natahimik ng mga sandaling iyon hanggang sa makatulog na lang silang dalawa. Kinabukasan ay maaga nilang hinanap ang daan. Hindi na sila bumalik pa sa pinanggalingan nila dahil baka makasalubong pa nila doon ang mga kalaban. Sa ibang bahagi ng gubat sila naglakad upang maganap ng kalsada. Iniwan na rin nila ang sasakyan at babalikan na lamang daw ito ni Gloria kapag nakahanap ito ng tao na pwedeng kumuha ng kotse nito. Sa halos isang oras na lakaran ay nakakita rin sila ng kalsada. Pinara nila ang isang maliit na truck na naglalaman ng mga gulay. Sakto naman patungo ito sa bayan kaya nakisakay na sila rito. Wala pa rin imiksi na Lolo Paing at Gloria sa isa't isa. At napansin naman iyon ng mamang driver kaya napagkamalan sila nitong magkasintahan na nagkatampuhan. Todo tanggi naman silang dalawa na hindi sila magkasintahan. Pero may kunting pamumula sa mukha ng dalaga. Pinayuhan sila ng driver na sa isang relasyon ay normal lang daw ang magkatampuhan. Ang importante daw ay huwag nilang patagalin ang away nila. Mas maganda kung pag-uusapan nila ito sa mahinahong paraan. Sigurado rin itong magkakaayos din sila. Nang makarating na sila sa bayan, ay bumalik na ang dalaga sa hotel na tinutuluyan nito. Bago ito tuluyang bumalik ng Maynila, ay ibinigay nito sa kanya ang baril nito. Tinuruan din siya nito kung paano bumaril at namanga naman ito dahil napakaganda raw ng pulso niya. Tsak daw na magiging mahusay itong humawak ng baril kapag nagsanay siya ng nagsanay. At ng araw ding iyon ay inihati niya ito sa sakayan ng bus pabalik ng Maynila. Nagpasalamat din siya kay Gloria dahil naging masaya siya habang kasama ito. Pinaalalahanan pa siya nito na mag-ingat para na rin sa pamilyang uuwian niya. Umiling din ito ng yakap sa kanya na maluwag naman niyang ibinigay. Mahigpit na yakap ang binigay nito sa kanya. Pinagmasdan niya lang ang pag-alis ng bus na sinasakyan ng dalaga. At nang tuluyan na itong makalayo, ay umalis na rin siya. Pansamantala siyang tumigil sa isang kubong pahingahan na nasa tabi lang ng isang kalsada. Inilabas niya rin mula sa kanyang bulsa ang pangilang kidlat at kanya itong tinignan. Walang duda, ito nga talaga yung nasa museo na siyang pakay niya. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya na nakabalot dito. Hindi niya alam kung bakit ito ninakaw ni Gloria. Tama, galing nga iyon kay Gloria. Palihim niya itong kinuha kagabi sa bag ng dalaga habang tulog ito dahil binulungan siya ng kaibigang si Verde sa kanyang isipan na may nasasagap itong kakaibang enerhiya sa bag ng dalaga. Kaya naman sinubukan niya itong tignan kung ano ang pinanggagalingan ng enerhiyang tinutukoy ni Verde. At laking gulat niya nang makita ang pangilang kidlat. Sakalang nalaman ni Lolo Paing kagabi na si Gloria pala ang nagnakaw ng pangilang kidlat mula sa museo. Ngunit hindi niya matiyak ang dahilan. Hindi kaya alam nitong may kakaibang kapangyarihan ng bagay na iyon kaya niya ito ninakaw. Sa totoo lang ay tila biglang naging misteryoso ang dating ng dalaga sa kanya matapos malamang ninakaw nito ang anting-anting. Pakiramdam niya
ay may kung ano itong hindi sinasabi sa kanya o itinatago. Natitiyak ko. Ikaw na ang pinakamakapangyarihan ang tingero sa kasaysayan. Dahil na rin nasa iyo na ang ilan sa makapangyarihan ang tinanting. Sabi ng kaibigang si Berde na biglang lumitaw sa balikat niya. Ang hindi ko lang talaga matanggap ay kinakailangan ko pang nakawin ito mula kay Gloria. Saka hindi ako nangungulekta ng mga anting-anting para maging makapangyarihan tao sa buong mundo. Ginagawa ko lang ito para protektahan ang pamilya ko, si Criselda at ang anak namin si Gilir. Ang sabi pa ni Lolo Baing. Ano na ang plano mo ngayon? Tutuloy pa ba tayo sa paghahanap sa iba pa? Tanong ng duwende. Hindi na muna kaibigan. Uuwi muna ako dahil matagal-tagal na rin ako umalis ng bahay. Nangungulila na ako sa aking mag-ina. Pero bago yun, gusto ko munang tapusin ang sumpang bumabalot sa sinturong ito. Ang sabi ni Lolo at saka hinawakan ang sinturong ahas na suot niya. Nang papabalik na siya sa motel na tinutuluyan niya, ay sakto naman na nakita niya roon na umaali-aligid ang sindikatong umahabol sa kanya. Mukhang sa pagkakataong iyon ay hindi niya na kailangan pang hanapin ang mga ito o hintayin sila na magpakita dahil nasa harapan niya na ang mga ito. Sa madaling sabi ay naging swerte sa kanya ang kamalasan. Swerte dahil mabilis niyang nahanap ang mga ito. Malas naman sa parte na pwede siyang mapatay ng mga ito. Pero iyon ay kung isa lamang siyang ordinaryong tao. Ngunit malabong mangyari iyon dahil sa nagtataglay siya ng maraming panlaban kontra sa kamatayan. Hindi muna siya nagpakita at inintay niya munang gumabi dahil may binabalak siyang gawin. Matyaga namang nagaantay ang sindikato sa tapat ng motel. Ang ilan ay naka-check-in sa loob at ang iba naman ay nasa labas at nagpapanggap na bisita. Nang lumubog na ang araw ay sinumulan niya rin dasalin ang orasyong kamakailan lamang niya natutunan. Nagamit niya na nga ito isang beses nung nasa Cavite pa siya. Matapos dasalin ang orasyon ay lumapit na siya sa mga lalaki. Kampante siyang naglakad sa harap ng mga ito at hindi man lamang siya pinagtuunan ng pansin ng mga iyon. Iyon kasi ang epekto ng mga orasyong ginawa niya. Para itong isang hipnotismo, ang sinumang taong gagamitan niya nito ay hindi siya makikilala sa kung papaano nila siya nakilala noon. Dahil sa paningin nila ay magiging ibang tao na siya. Sa madaling sabi ay iniba niya sa kanilang mga isipan ang kanyang muka at pagkakakilanlan. Ngunit mayroong kondisyon ng orasyon upang gumana ito. Kailangan niya munang magpakita sa mga ito o hindi naman kaya ay kausapin sila. Basta mapansin siya ng mga ito ay gagana na ang orasyon. Napatingin lang sa kanya ang mga kalaban subalit hindi siya pinagtuunan ng mga ito ng pansin. Nagtungo na lamang siya sa kanyang silid. Pagdating niya sa may pinto ay hinarang siya ng isang lalaking miyembro ng sindikato na nagmamatsyag doon. Ay! Sino ka? Bakit ka papasok dyan? Parto mo ba yan? Dominanting tanong nito. Ako si Paing de la Cruz. Ako ang may-ari ng kwarto na to. May problema ho ba tayo? Sabi niya sa lalaki. Paing de la Cruz! Teka, hindi ba si Fernando Ortega ang nakatira dyan? Tanong pa ng lalaki. Eh hindi ho. Baka nagkakamali lang ho kayo. Ako ho nakatira dito. Sa katunayan, nasa loob ang mga gamit ko. Gusto niya ng patunay? Sabi pa ni Lolo Paing. Hindi na umimik pa ang lalaki. Basta na lamang ito umalis. Pumasok na rin siya sa loob ng kanyang silid at kinandado niya ang pinto dahil nakakadama siya ng panganib. Pero hindi yung panganib na hatid ng sindikato, kundi panganib na dala ng isang mandurugong aswang. Matagal na rin nang huli siyang nakainkwentro ng aswang. Matapos niyang makaharap ang pamilya Garcia, ay hindi na uli siya nakaharap pa ng aswang. Ngayon na lang uli. Ngayon lang din naging malinaw sa kanya ang kutob niya noon, na sinusundan at pinapas lang ng pinakaunang may-ari ng sinturon ang sinumang bagong magmamay-ari nito. Maliit lang ang silid na to para hindi kita maramdaman. Lumabas ka na!
sabi ni Lolo Paing. Lumabas mula sa likod ng kurtina ang isang babaeng aswang. Napakapangit ng itsura nito. Nakakatakot ang anyo. Nanlilisik ang mga mata at halata ang paghayok nitong paslangin siya upang inumin ang dugo niya tulad ng ginawa nito sa mga biktima niya. Halata rin sa matutulis nitong kuko at pangil kung gaano ito kabagsik. Mukhang tama ang kutob ko nung simula pa lang. Ikaw yung kinari na may dugong tao na nabanggit sa alamat ng sinturong ito. At ikaw din ang pumaslang sa kolektor na kapatid ng mayor, hindi ba? At ganun din sa iba pang nagmamayari na sinturong ito. Ngayon naman ako na ang punterya mo, sabi ni Lolo Paing. Mabilis itong sumalakay sa kanya. Subalit nagawa niyang maiwasan ang nakakamatay nitong atake. At kanya itong itinulak ng malakas na dahilan upang tumalsik ito sa pader at mapaupo sa side. Sa lakas ng pagkakatama nito sa pader ay hindi na ito nakatayo pa. Tinitigan lamang siya nito na tila ipinahihiwatig sa kanyang tapusin na ito. Pero hindi niya ginawa dahil alam niyang naiiba ito sa mga aswang na nakaharap at pinaslang niya. Alam niyang mabuti ito dahil kung masama ito ay bakit nagpigil ito sa pag-atake sa kanya. Tungkol naman sa pagpatay nito sa mga dating nagmamayari ng sinturon ay masasabi niya ring hindi ito likas na masama. Marahil ay pinatay niya ang mga ito dahil na rin sa masasama ang dating nagmamayari ng sinturon. At hindi lahat ng nagmamayari ng sinturong ahas ay pinaslang ng babaeng aswang. Mayroong isang nagmamayari nito noon na hanggang ngayon ay nananatiling buhay. Iyon ay si Professor Ibarra. Siguro ay nakita ng babaeng aswang na mabuting tao ang profesor, kaya hindi niya ito pinatay. At alam kong alam mo rin na hindi ako tulad ng mga pinaslang mong lalaki, kaya nagpigil ka. Hindi ba, Gloria? Sabi ni Lolo Paing. Unti-unting bumalik sa dating anyo ang babaeng aswang. At tama siya, dahil si Gloria nga ito. Tinanong siya ng babae kung papaano niya nalaman na siya si Gloria, samantalang ibang-iba ang mukha nito sa tuwing nagaan yung aswang ito. Sa totoo lang, kutob ko lang talaga. Pero tama naman ako. Sa kakagabi, nung hinalikan mo ko, naramdaman kong may kakaiba sa'yo. Alam kong ginagamit mo ang pagkaaswang mo para akitin ako. Pero walang talab sa akin ang anumang panghahalina. Ang galing mo rin. Hindi ko man lang naramdaman na aswang ka. Siguro ay dahil hindi ka naman talaga masama. Sabi pa ni Lolo Paing. Inamin naman ang dalaga na ito rin ang pinuno ng sindikatong umahabol sa kanya. Sa makatuwid ay tauhan ito ang mga lalaking nag-aabang sa kanya sa labas. Subalit ni minsan ay hindi ito nagpakilala sa kanila. Sa telepono lang nito nakakausap ang mga tauhan nito na inuutusan nito para patayin siya. Sinabi rin ng dalaga na parte ng paghihigante nito ang pagpaslang nito sa dating nagmamayari ng sinturong ahas. Pero pinipili lang nitong patayin ay yung mga likas na masasama. Humingi rin ito ng tawad sa kanya dahil sa pagtatangka nito sa buhay niya. Para sa isang tulad mo, naiintindihan ko kung bakit mo nagawa ang lahat ng iyon. Pinapatawad na kita. Pero sana dito na nagtatapos ang galit mo sa mga lalaki. Sabi ni Lolo Paing. Nagpasalamat din siya kay Gloria. Dahil kasi sa dalaga ay nagbago na ngayon ang pananaw niya. Nalaman at napatunayan niyang hindi lahat ng aswang ay masasama. Dahil may mga mabubuti rin palang gaya ni Gloria. Isinauli rin ni Lolo Paing sa dalaga ang pangil ng kidlat na kinuha niya rito. Sa pagkakataong iyon, ay balak na talaga niya itong hayaan na lamang sa pangangalaga ni Gloria. Subalit, hindi nito tinanggap ang anting-anting. Sa halip ay kusanan nitong ibinigay iyon sa kanya bilang regalo dahil naging mabuti at totoo siya rito. Nagdonate din ang dalaga ng malaking halaga sa museo kung saan ito ninakaw ang pangil ng kidlat upang makabawi ito sa ginawa niya. Nagpatuloy din ang pagiging magkaibigan nila ni Lolo Paing tulad ng nasimulan nila.
Sa pagkakataong iyon, ay siya naman ang inihatid ng dalaga sa sakayan ng bus. Gusto pa sana siya nitong ihatid pa uwi sa kanila, subalit hindi pa nito nababawi ang sasakyan. Bilang dating kinari, gusto ko sanang hilingin ng tulong mo kung paano makakarating sa lupain ng mga engkanto. Naroroon pa kasi yung ibang mga anting-anting na hinahanap ko. Pakiusap ni Lolo Paing. Hindi madali ang makapunta roon. Pero sige, tutulungan kita. Tawag ka lang. Sabi ng dalaga. Salamat, Gloria. Saka, hindi pa naman huli ang lahat. Tsaka kung makakahanap ka pa ng lalaking magmamahal sa'yo ng tapat at magbabalik ng pag-ibig dyan sa puso mo. Mahaba ang buhay ng isang gaya mo, kaya hindi malayo makatagpo ka uli ng bagong pag-ibig. Sabi niya rito bago siya sumakay ng bus. Ngiti lamang ang naging tugon nito. Maaliwalas at puno ng sayang ngiti na nagpapahiwatig na kailanman ay hindi na uli ito papaslang panlalaki. Nang makauwi na si Lolo Paing sa tahanan nila sa Batangas, ay kaagad na kumintalang masayang ngiti sa kanyang labi habang yakap-yakap na mahigpit ang asawang si Criselda at ganun din ito sa kanya. Binigyan din nila ng walang kasintamis na halik ang isa't isa na nagpapahiwatig kung gaano sila nangulila sa isa't isa. Kinarga rin niya ang anak niyang magdadalawang taon ng sigilyer habang papasok sila sa loob ng bahay. Travel of the Stone.